yung sinasabi. Yung ko naman yumaman, sa totoo lang. Kasi yun yung mga programs natin. That's part of your mindset. Part of your mindset is your attitude. Marami kang babaguhin sa attitude mo. Dati, pangitugali mo, napaka-negative mo. You can never live a positive life with a negative mindset. Pag lagi nga nasa isip mo, pangit, pag lagi nga nasa isip mo, negative, problema, pag nasa isip mo lagi, scarcity, ang ibig sabihin ng scarcity, kakulangan. If you wanna become successful, kailangan meron kang abundance mentality. Pag sinabing abundance mentality, marami. Hindi kulang. Huwag mo sasabihin, ang hirap ng buhay. Pagka sinasabi mong ang hirap, scarcity mentality po yun. And you can never blame those people because again, we heard this program from our parents. Eh yung parents naman natin, wala namang parenting nung araw eh. Kaya pagka may problema sa bahay, pag-uwi, hirap kumita ng pera. Ang hirap ng buhay. So ang ililiit pa natin. So tapos ang pag-uusapan ng environment, ng community, ang hirap. Puro mahirap. Kaya guess what? Yung maliliit na bata, pag lumaki, good news, mahirap. Ano tawag doon? Na-i-program ng environment, pumasok sa attitude ng tao. So, dahil mo babaguhin? Tama? Eh, sir, paano mo babago yung program, yung attitude, nasa loob na pala, parang computer. Parang virus po yan. Pag nasa loob na, pagka nakorap na nung virus yung file sa computer, ano ginagawa nyo? Anti-virus. So, matend kayo ng mga ganitong training para magkaroon kayo ng antivirus. Para mawala yung mga maling program. Pag hindi kaya ng antivirus, ano ang ginagawa? Reformat! So, ikaw, kailangan mo i-reformat yung utak mo. Kailangan mo talagang sumalpak sa isang environment that will help you delete all those virus. Because if not, ladies and gentlemen, ulitin ko, di naman nagkaroon ng ganitong subject sa curriculum natin ng college. That's why it's very important to have trainings like this where you can be empowered. Again, when you heard things like this, you have to apply this. Mamaya, sasabihin ko paano. So, ang dami nating mga wrong programs na naipasa sa atin. Di mo kasalanan yan. Di rin kasalanan ng parents mo. Di rin kasalanan ng lolo-lolo mo. Kasi it was passed down. Ibig sabihin, it was handed down to us. Yan yung lagi kong kinukwento, di ba? May mag-asawa sa Amerika. Every time na may Thanksgiving, yung girl, yung wife, lagi siyang prepare ng turkey kasi uso po sa States yun eh. Hindi uso sa kanila lechon at saka lechong manok. Ang uso ko sa kanila, lechong turkey. Ino-oven po nila yon. Like they prepare it, they marinate it for like one day. The following day, pag Thanksgiving na, nilalagay nila sa loob ng oven yon. Kaya lang, yung wife, every time na nilalagay niya yung turkey sa loob ng oven, bago niya ilagay, bilog po kasi yun eh. Parang ganito yung tsura nun, yung turkey parang ganyan. Normally, kulay puti po yan, yung buong katawan ng pabo. Bago niya nilalagay, yung marinated na turkey sa oven, kinakat niya yung gilid. Kinakat niya yung edges. So, nagiging ganito yung tsura, nagiging ganyan. So, ilang Thanksgiving na napapansin ng husband, na laging ginagawa ng wife niya, bago ipasok sa oven, kinakat. One time, tinanong niya yung wife niya, bakit mo kinakat yung gilid? Alam mo, sabi ng wife, di ko alam, nakita ko lang sa nanay ko nung araw, nung maliliit kami, ganyan. Pagka ipapasok niya, kinakat niya, ginaya ko lang. So, okay lang. So, there was no reason about it. One time, dumating yung nanay, nung babae, nung girl, balibyan na nung lalaki. So, tinanong din nung lalaki, tinanong nila mag-asawa, actually. Sabi niya, ma'am, kasi yung si wife, every time na nagbe-bake ng turkey, nakikita ko kinakat yung edges. Eh, tinanong ko siya one time, ba't na kinakat? Sabi niya, nakita niya daw sa inyo nung bata kasi sila, ganun kayo mag-bake, ganun kayo mag-gumawa ng turkey. Sabi nung lalaki, bakit nyo ba kinakat? Alam mo, sabi nung nanay, ang nalay ko ba? Nakita ko lang yan sa lola nila. Nung maliliit kami, ganyan din kasi yung lola nila. So, hindi alam ng wife, hindi alam nung nanay, yung lola lang nakakaalam kung bakit. One time, dumalaw yung lola, yung grandma sa place nila. So, silang lahat, kinonfront yung lola. Para, ano ba't nga ba natin kinakat? So, once and for all, they ask the lola, grandma, why do you have to cut the edges before you put the turkey in the oven?
Sabi nung lola, eh paano hindi ko ikakat? Ang liit lang ng oven namin nung araw. Hindi ka siya yung malalaki. So I have to cut them. Ilang paniniwala, ang pinaniwalaan mo, pero hindi mo alam ang dahilan. Tama. It was just handed down to you. And now, yung mga paniniwalang yun, unfortunately, yun ang nagpapatakbo ng buhay mo. That life is a matter of destiny, that it is my fate, that it is my kapalaran, na ang buhay swerte-swerte, malas-malas, mahirap kitain ng pera. Pera is scarcity, or is scarce. Money is the root of all evil. I'm not good enough, hindi ako marunong, hindi ako magaling. How many people here were programmed that way, that those things right now are actually running your life? Yun ang nagpapatakbo ng buhay mo. Problema, every time a good opportunity comes in the way, you make the wrong decision. So tawag doon, kailangan mapalitan po yung mga tinatawag nating mindset. You will have to let go of your personal dramas in life. Gusto mo maging successful? Aba, tigilan mo na yung kakadrama mo. Huwag na manunood ng mga madramang pelikula. Kasi, how many of us here, because of our personal dramas in life, because of our past failures, because of our, you know, pains and hurts during childhood until now, in the past. Ito yung mga nagpapatakbo ng buhay. Hanggang ngayon, di mo pa pinatatawad yung teacher mo ng grade 2. Daladala mo pa rin. Hanggang ngayon, di ka pa rin nag-let go. Hanggang ngayon, di ka pa rin makamove on. Nangungurot pa rin. Walang forever. Subjective yan. Tignan nyo nga. Ako, di ako nanonood ng balita. Di ako nanonood, di ako nagbabasa. Pero alam kong hiwalay na si Nadine at saka si So, kailangan hindi na maging part ng mindset yung mga drama-drama sa buhay. So, yun yung mga papalitan natin. Are you with me? Yes! Skillset, ito yung ability mo, abilidad. Maganda dito sa ability na to, na de-develop ito, napapag-aralan. Pwede mo makuha, makopya, pwede mo ma-acquire. Itong ang mga skills. Pag sabing skills, pwede mo siyang gawin. Pwede mo siyang, halimbawa, pag-dribble, pag-shoot. Pwede ka bang gumaling sa pag-shoot ng basketball? Pag-dribble, pwede? Diba? Hindi ibig sabihin kailangan nung ipinanganak kayo magaling kang basketball player. Sino ba lumabas dito na paglabas niya may hawak-hawak siyang bola? Even Michael Jordan, when he started, you know, ang dami niya mga failures. He got rejected to be part of the varsity nung una siya mag-try out. I mean, ang maganda sa abilidad, ang maganda sa skills, nade-develop siya. Hindi kailangang innate, hindi kailangang inborn. Kala nyo ba yung pagsasalita sa harap, inborn ito? Hindi ito, na-develop po ito. Lahat na nakikita nyong successful sa AIM, kung nagagalingan kayong mag-present, nagagalingan kayong mag-motivate, nagagalingan kayo sa kanila mag-closing, lahat po ng skills nila, acquired po yun. Ibig sabihin ng acquired, nakuha, napag-aralan, dahil sa kaka-practice. So in other words, everyone here, lahat kayo, ewan ko kailan tayo ngayon dito, pero lahat kayo magiging magaling na distributor pagdating ng panahon. Eh kaya lang naman gumaling sila Joseph Lim, hindi naman sila magaling nung una. Kaya sila gumaling kasi nagkaroon sila ng disiplina to apply what they have learned. Yun ang lamang. Are you with me? Yes! So, part nung pag-develop mo ng skills mo, kailangan willing kang matuto, willing kang mag-practice, willing kang mag-improve. Question, willing ba kayo mag-improve? Yes or no? Yes! Ayan. Pag-usapan natin. Pag na-develop mo yung tamang mindset, pag na-develop mo yung tamang skills, then you become a successful networker. Dalawang area ka lang mag-improve. Believe me, ito lang ang formula for success. Wala nang iba. So, i-dissect natin. Pag-usapan muna natin itong mindset mo. Part ng mindset, mga kaibigan, you have to let go of your fear. You have to let go of your personal doubt. Gusto mong maging successful, magtiwala ka sa sarili.
That's the first step to become successful. Ang unang hakbang para magtagumpay, maniwala ka sa sarili mo. Yes. Yung magtipong, anong paniniwala, sir? Kaya kong yumaman. Kaya ko to. Magiging milyonaryo. You claim it. You tell it to yourself. Mahirap pong yumaman dito pag ang sinasabi mo sa sarili mo, parang hindi ko kaya. Parang mahirap siya. Mahiyain ako. Kung ang titignan nyo sa sarili ninyo yung mga disadvantages ninyo, you'll never become successful. Ang tignan mo sa sarili mo from now on, yung mga advantages mo. So start believing in yourself. Ngayon pa lang, first step to have a powerful mindset, let go of your personal doubt. Huwag mong pagdududahan yung sarili mo. Marami kasi sa atin ganun. Aaten ng training na ganito, pag-uwi. Power dito, power. Pag-uwi sa jeep, habang nasa bus. Kaya ko kaya siya. Dito, mapower, pero pag nag-iisa na siya, hindi pala. Are you with me? Yes. Pustahan tayo. Marami dito bumili ng global pack, pero hindi pa kayo 100% sure kung magtatagumpay kayo. Tama ba ako? Yes. Na-excite lang kayo. Yung iba nabudol-budol lang. Kaya bumili kayo. But the point, my friends, is very simple. You wanna become successful in this business? Yes. Let go of your fear. Alisin mo yung takot mo. Alisin mo yung duda mo sa sarili. Ang totoo kasi marami kang takot eh. Ano yung mga takot mo? Nahihiya ka. Ang hiya, takot tawag yan. Hindi ka payayamanin ng hiya. Nahiya kang ialok, nahiya kang mag-approach. Ba't ka nahiya? Ang ganda-ganda ng negosyo natin. Ang ganda-ganda ng produkto. Yung ginagawa mo, marangal. Yung ginagawa mo, ethical. Yung ginagawa mo, nakakatulong ka sa tao. Ba't ka mahiya? Yes. Eh sir, baka may masabi sila. Kung mas importante sa'yo yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa pagyaman mo, huwag ka nang sumali dito. If what other people is more important to you, I'm telling you this, maraming Pilipino mahirap kasi mas binibigyan nila ng timbang ang sasabihin ng ibang tao sa kanila kesa sa personal na pangangailangan nila. Stop pleasing people! Tama na! Kasi tayo, ang yabang natin, gusto natin. Maganda lahat ang sasabihin sa atin ng mga tao. Yung maganda bang sasabihin nila sa'yo, yun ang magbabayad ng Meralco mo? Gusto mo papogi ka lagi. Gusto mo walang masasabi sa'yo. Tandaan nito, kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila. Yes. Kaya gumawa ka na lang din ng may masasabi sila na ikagaganda pa ng buhay mo. Yes. Subukan niyo maganda. Magpa-birthday. Inimbita mo yung kapitbahay mo. Nag-prepare ka ng spaghetti. Kasarap. Ano sasabihin niyo sa kapitbahay? Kulang sa tatlo. Inimbita mo na ma. Have you experienced that? Yes! Small details. You wanna please your kapitbahay and everyone at the end of the day, and they can still say something against you. Please, you'll never be happy in this world pag ang lagi mong gagawin ay kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Hindi ka magiging masaya. It's your world, it's your life. Hayaan mo sila. So if you do aim global, kahit anong sabihin nila, mabaduyan sila, hayaan mo na yun. Huwag kang mahiya. Minsan ang Pinoy kasi ang iniisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa kanila. So kung naisipin ko na yung sabihin ng ibang tao, let go of your fear. Let go of your doubt. Ang dami po nagtagumpay dito ng mga simpleng tao lang. Naniniwala ako, lahat kayo dito walang exemption. Pwede rin magtagumpay dito. Wala pong swerte-swertihan dito. Hataw po ito, trabaho po ito. Tingnan mo mabuti kung swertihan ito ah. Sino mas magtatagumpay? Yung konti ang kinausap o yung maraming kinausap? Maraming! Ano tawag kay maraming kinausap? Masipag. Tama ba ako? Yes. Mas masipag ka, mas maraming maniniwala sa'yo. Mas marami ka makapapay. So the truth is, you just have to believe in yourself. Tanggalin niyo po sa mindset niyo itong takot, itong duda. When you go home tonight, start believing in yourself. Start believing that you have a personal power. Meron kang power na nasa loob na hindi lumalabas-labas kasi punong-puno ka ng takot.
And believe me, pag ikaw naniwala sa sarili mo, miracle starts to happen. Yeah. Pag naniwala ka, people around you, kamag-anak mo, friends mo, maninibago sa nararamdaman, sa makikita nila sa iyo. So start believing in yourself. Aside from that, of course, huwag kayong masyado matatakot sa mga rejection. Bago ko bitawan yung topic na rejection, because dapat nakikita niyo yung rejection. Don't feel bad about rejection, because the truth about rejection, you should be happy if you got rejected. Bakit sana maging happy? Di ba masakit ang rejection? Hindi po. Pag mature ka na, pag na-reject ka, maganda yung kasi alam mo na kung sino yung hindi magsasayang ng oras mo. I mean, pag na-reject ka, ibig sabihin, okay lang, at least ito alam ko na, sasayangin lang ang oras ko nito. Buti na lang, di siya sumama. Iba naman. Nag-guess niyo ako? Yes. Di ba mas maganda na sa una pa lang, alam mo na yung hindi sasama sa'yo? Yes. Ako ah, nung nag-network ako, ang prinsipyo ko, mas gusto ko na pong malaman sa mga kaibigan ko yung ayaw para hindi na ako mag-aksaya ng panahon at hindi na ako umasa. Kaya ang ginagawa ko noon, inaalam ko na agad kung sino yung ayaw. Kasi pag alam mo na kung sino yung ayaw, blacklisted na sila sa'yo. Di mo na kukulitin. Di mo na kakausapin muna about negosyo. Ibang bagay kakausapin mo. Di ka na mag-i-expect. Di ang ganda. Kesa yung, di ba, na-reject ka, ay ayaw. Hindi po, maganda po yun. At least alam mo na naman, sayang oras mo sa kanya. Are we clear? Yes. Number two, you have to ask yourself sa mindsetting na topic is your why. Kailangan may maralim na reason ka. Tawag dito sa why, ito po yung dahilan nyo. Because, ang totoo nito, there are so many things na magugulat ka sa sarili mo na kaya mong gawin pag malalim pala ang dahilan mo. You excel to the superhuman level. Ulitin ko ha, pag malalim ang dahilan mo, you excel to a superhuman level that you cannot think na kaya mong gawin, pero kaya mo palang gawin dahil malalim ang dahilan mo. Ilang bang kababayan natin nung umalis yung mga anak nila? Ano sabi nila? Nung nakita nila yung anak nila, baby nila, ang ganda, hindi ko kayang iwan to. Ang cute, gusto ko marami akong time sa kanya. Dala ng pangangailangan. OFW ngayon. You get the point? Yes. Ilang nanay, tatay ang kaya magtrabaho ng dalawa, tatlo, sa isang araw? 2 jobs, 3 jobs, sideline. Why? Minsan, ikaw na maaawa sa kanila, saan nila kinukuha yung lakas nila? Nakakita na ba ka ng ganun? Yes. Yung mga taong saan nila kinukuha yung lakas nila, may edad na, and yet, grabe makapagtrabaho. Why? Kasi they went to a level, ang tawag natin doon, superhuman level, kasi ang lalim ng dahilan nila. Amazingly, my friends, if you have a deep reason why you are doing something, you will excel to the superhuman level. Ako, working student ako eh, ng college eh. May time na, depende sa semester, may time na ang work ko sa araw, sa gabi ako nagtatrabaho. O kaya naman, may time naman sa daytime ang pag-aaral, sa gabi ako nagtatrabaho. And, nakakagulat kasi, full load ako lagi, kasi scholar. Kailangan mo samantalahin mo yung scholarship mo, huwag ka mag-underload. Pagka may scholarship na ganun, 18 units and above ka lagi para, you know, sulit yung scholarship mo, kasi libre. And then I still have to work at night. So napaka-limited nung time ko because kailangan kong i-maximize lahat ng oras ko dahil i-divide ko yan between my work and my job. My studies and my job. But amazingly, dahil malalim ang reason ko, mahirap kami, gusto ko tulungan ng mga parents ko, I saw them, how they thrive, how we survive, dito kami magkakapatid. Looking back, my friends, ang hirap pala nung ginawa ko. Pero nung nandun ako sa stage na yun, hindi ko nararamdaman yung hirap. Kasi alam ko yung purpose ko. You have to know your purpose. Dapat may purpose ka bakit mo ginagawa. At hindi mababaw na purpose. Kailangan malalim.
I was keeping my job, no? I mean, may trabaho ako, nag-aaral ako. 5 years, kasi engineering po ako, major ko, electrical. And in spite of my handicap, sabihin yung mga kakulangan sa akin, in spite of the odds that I have to sustain and support myself and still have to go to school and all, I graduated on top of my class. Pero yung mga klase naman ako, nasa kanila lahat, ang gagawin lang nila mag-aaral. Pero hindi pumapasa. Eh, kilala ba kayong gano'n? Yes! Sa side, di ba, sa spectrum, on the other side of the spectrum, eto kami, estudyante, gustong-gusto mag-aaral, gustong-gusto mag-excel, pero walang pera. Pati sapatos, bag, pan-tuition, problema. I mean, nandito kami sa side ng spectrum na to, that we are so poor, we have to work, very limited ang resources namin, and yet gustong-gusto namin mag-aaral. But on the other side of the spectrum, meron na mga estudyante, nasa kanila lahat, di kotse pa! Ayaw mag-aaral. Napaka-ironic ng mundo, tama ba ako? The point is, yung kahirapan, yung challenges mo, kaya mong lagpasan yan kung malalim ang purpose mo, bakit mo ginagawa ang mga. So when we go home tonight, may kanya-kanya po tayong reasons. I want you to find a deep purpose bakit nyo ginagawa ito. Please, not just make money. Don't just do this for money. I-connect nyo yung pera to something deeper. I don't know, baka yung mga single dito, matatanda na yung parents mo. Baka yun ang pwede nyo gawing motivation. Kasi, ang tawag dito sa reason, sa why, this is your reason, your purpose, and this will be your motivation. Hanap kayo ng malalim na dahilan. I don't know, probably, some of you, may children na kayo, probably you want to bring, give them a better life. Probably, yung iba sa inyo, sawa nang nagre-renta sa bahay, sawa na kayong inaapi ng mga kamag-anak. Gawin yung dahilan mo. Sawa na kayo sa hindi kayo significant, yung hindi kayo kilala. Kasi pag wala kang pera, di ka kilala. Yun ang katotohanan. Kahit panganay ka, di ka pakikinggan. Ang pakikinggan yung bunsong nasa abroad. Tama ba ako? I don't know, maybe some of you are into deep debt. Baka malalim ang utang hanggang ngayon. Hindi nyo mabayaran, wala kayong peace of mind. Maybe this will be your answer. Baka ito na yung sagot sa mga problema ninyo. The point is, you have to connect in global to something deep kung bakit nyo ito ginagawa. And I'm telling you, pag malalim ang dahilan mo ito, kahit anong challenge, hirap, ang ma-encounter mo in the future, hindi ka bibigay because you will defy the odds. Mababaw ang dahilan mo dito, maniwala ka sa akin, konting hirap lang, konting rejection, konting buwan lang na hindi ka kumikita, ayaw mo na. Konting sermon lang sa nanay mo, ayaw mo na. Konting palayas lang, ayaw mo na. Inaway ka ng asawa mo, ayaw mo na. Mababaw ang dahilan mo. Pero pag ang dahilan mo malalim, nako, dapat dito ang pinaka motivation nyo. PKP. Patay kung patay. Hindi ako ihinto dito. When you go home tonight, tell yourself, I will never quit. And I will become successful until I become a global ambassador. Tama ba? Yes. Even if it takes you 2 to 3 years, what is 2 to 3 years sa pangarap nyo? Sige nga. Tumagal nga kayo ng 10 years sa trabaho, walang nangyayari. Yung 2 years pa kaya. A lot of us complain, ang tagal ko na sa'yo, walang nangyayari. Teka muna, sa 10 years mo, may nangyayari ba? Are you with me? Yes. Kailangan makita niyo yung konteksto ng pinag-uusapan natin. Para pag dumadating itong mga challenge na to, meron kang mental stamina, meron kang emotional stamina. The trick is, pag dumating yung challenge, kaya mo dapat siyang, ang tawag natin dyan, kaya mo dapat siyang baliktarin. Ibig sabihin, kaya mo siyang i-twist. Because most of the time when you're starting, I'm telling you, it's gonna be very hard because there's gonna be a lot of challenges. Why? Wala kang paresulta eh. Ang mga pinaka number one na hindi pinaniniwalaan ng tao, yung mga nagsisimula kasi wala kang result.
Yung Pilipino pa naman, to see is to believe. Kahit anong galing mo, pag wala kang result, sabihin sa'yo, saka na, pag mayaman ka na, balikan mo na lang ako. Ba't nila sinasabi yun? Kasi sa loob-loob nila, para pag napasubo, ikaw lang, di ako kasama. Mga Pilipino, ano? Sure win ang gusto. Tama ba? Pero hindi nila alam. Hindi nila alam na, you know, pag nagtagumpay ka, of course, you did it on your own making. Ikaw ang gumawa nun eh. Tama ba ako? Maraming mga tao akala nila pag nagtagumpay ka, magtatagumpay na rin sila. Hindi po ganun. Pag ang ugali nila masama pa din, hindi sila magtatagumpay dito. Pag duda sila, hindi pa rin sila magtatagumpay dito. So when you go tonight, ask yourselves, what is your motivation? Alam mo, patagal na po ako sa networking, 24 years na. Kahit di ko kayo turuan. Kung malalim ang dahilan mo, you will find a way. You will find a way. Kahit di namin kayo turuan mag-prospecting, kahit di namin kayo turuan mag-networking, kahit di ko kayo turuan ng skills, pag malalim ang dahilan mo, you will find it your own. Ikaw ang makakahanap. On your own. Subukan natin, sabihin ko sa'yo, akin na yung anak mo. Hanggang di ka nag-global ambassador, di ko isosolito. Tignan natin kung di ka mag-global ambassador. Tama. You know what I'm saying? Baka hindi ka na umatay ng training eh. Tama ba ako? Baka umataw ka na lang ng umataw. Para lang tumaas ang points mo, para magkaroon ka ng 1,000 points, so di ka mag-global ambassador. It doesn't matter anymore how to do it when life is on the line. Pag buhay ang nakataya, di na pinag-uusapan kung paano. Kahit di mo alam, pag buhay nakataya, hahanapin mo. Ikaw na lang bahala kung paano yan, basta patay kung patay. Nag-iinarte lang tayo na hindi ko alam eh. Hindi ako marunong. Arte mo. May spelling yan eh. Arte. Ang point ko, ganito po. Ganon ka-powerful tong why. Pag may why ka na malalim, even if you don't know the how, you will find it out on your own. Yes. Kahit hindi mo alam kung paano, pero malalim ang dahilan mo, ikaw na mismo makakagawa ng paraan paano magtagumpay dito kahit walang nagtuturo sa'yo. Yes. Kahit wala kang guide. Kahit wala kang guide. Ganun ka-powerful ang why. Kaya hindi ako naniniwala dun sa kailangan, magaling ang upline mo. Bonus na lang yan. Malaking tulong yon, yung upline mo very supportive, yung sponsor mo very helpful. Bonus na lang yan. Tapos magagaling yung mga trainers, maganda yung support system ng company. Bonus na lang po ang tawag ko dyan. Pero ang totoo, kahit wala yan, pwede ka magtagumpay kasi malalim ang dahilan mo. Pag malalim ang dahilan mo, pag buhay ang nakataya, you will find out how to become successful. Question, ready ka na ba magtagumpay? Yes! Let go of your wrong beliefs, programs mo, baguhin mo. This is about time that you have to believe in network marketing. Bakit mo kailangan, you know, kung ako magbibigay ng insight sa inyo, you can never fail in this business. Huwag kayong papayag na hindi kayo magtagumpay dito. You should never fail in this business. I will tell you now why you cannot fail. Bakit hindi ka dapat mabigo dito? Number one, network marketing and global, we give you a chance to become your own boss and to have a business of your own. Lalo na sa mga taong walang capacity dito na magkaroon ng malaking negosyo, lalo na dun sa mga taong hindi naman milyonaryo nung pinanganak at wala kayong puhunan ng milyon. Di ba gusto natin magnegosyo? Yes. Gusto nyo ba magnegosyo? Yes. Kasi very elementary na topic yan. Alam naman natin na ang pera nasa negosyo. Ang freedom nasa negosyo. Pero bakit nalilimitahan tayo karamihan? Ba't di tayo makapagnegosyo? Number one, ano dahilan? Walang pera. Pero may mas mahirap na dahilan kung ba't di ka makapagnegosyo. Ang hirap mag-isip ng idea. Kahit may negosyo ka pero wala kang idea, walang kwenta yung pera mo. Tama ba ako? Yes. So, ang hirap magnegosyo.
The good thing about network marketing, kung ordinaryong mamamayan ka katulad ko, ordinaryong empleyado ka katulad ko, hindi ka mayaman, hindi lineage, hindi linya ng pamilya nyo ang negosyo, o kaya hindi naman kayo lahi ng mga negosyante, the best alternative for us, common people, na walang capacity para magnegosyo, is to do network marketing. Is to do AIM Global. Why? Number one, dito ang lihit ng puhunan, pero pwede kang magkaroon ng malaking income. Yes. Come February 3, we will be implementing our new marketing plan. Yes. We will be implementing our new marketing plan. Ang capacity mo para kumita, every day, right now, sa 6,980 na isang account, ang maximum potential income nito, 20,000 a day. Because of our new and improved marketing plan, at 8,999 starting February 3, ang maximum earning potential mo ay 36,000 pesos every day. So you become your own boss, you have your own business. Hindi mo na kailangan mag-isip ng idea. Pag sumama ka sa AIM Global, may idea na eh. Meron ng konsepto, meron ng marketing plan, may business model na, may produkto na. Hindi na ikaw mag-iisip. Alam niyo ba gano'ng kahirap magnegosyo? Ikaw mag-iisip. Kunwari, restaurant. Sino mag-iisip ng putahe? Ang kapitbahay mo, ikaw. You know what I'm saying? Yes. Bukod sa mamumuhunan ka, ikaw pa mag-iisip. AIM Global, mamumuhunan ka, pero ang liit. Pero hindi na ikaw nag-isip ng product, gawa na eh. Maglalabas nga kami ng product very, very soon. Demonstrable na magagamit mo para sa mga mukha mo. Wow! Madulas tuloy ako. Nag-guess niyo siya? Yes. Pampakinis ng mukha. Yung pag in-apply mo siya, nako, pagtanggal mo, wala ka ng mukha. Demonstrable. You don't have to think about the product anymore. You don't have to think about the offices anymore. You don't have to think about the capacity to do international business anymore. Sasalpak ka lang, ang tawag namin dito, you just need to plug into the system. Para bang plug ng electric pan. Isasalpak mo lang na ganun, gawa na. Gaano kahirap magnegosyo sa palagay ninyo? Na ikaw lahat ang mag-iisip. Are we clear? Yes. Pangalawa, ordinaryong tao pwedeng maging negosyante? Hindi pwede. Pero sa AIM Global Network Marketing, kahit ordinaryong tao ka, pwede ka maging full-time millionaire. Galing, ano? One of the best things that you can do, my friends, to yourself and to your family, is to create a business of your own. Because apat na paraan lang para kumita ng pera sa buong mundo. You can be an employee, a self-employed, pwede ka mag-business, and eventually, pwede ka mag-invest. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo, nasa investment. Where they don't have to work for money anymore. Instead, yung pera nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Sa dami ng pera nila, nilagay nila yung mga pera ngayon sa investments nila. So, bumili ng lupa, bumili ng stocks, bumili ng foreign exchange, bumili ng bonds. Yung pera na nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Pinagawa nila ng 100 apartment. So, yung apartment na yon, kahit na wala nang ginagawa yung pinaka-landlord because meron siyang 100 pintong apartment, yung apartment na nagbabayad ng lifestyle niya. You get the point? Yes. Pag nandito ka, ang layo ng difference because pag nandito ka sa quadrant na to, tawag natin dyan, 4 quadrants. Pag nasa quadrant ka kasi na to na employee, you will have to work for money for the rest of your life. Yun ang pagkakaiba nito. Pag guminto ka, wak na pera. Tama ba? Yes. When you die, no money. When you die, money die. Tama ba ako? Yes. Eh buti kung ikaw lang, may anak ka, may tuition, may renta, may monthly expenses. Can you imagine if you die? Tapos ang source ng income mo, employment, where what you work for, you get paid. Ano yun? No work, no pay. Mag-work ka with pay.
Can you imagine how dangerous this is? That when you don't have the capacity to work anymore because you're sick, you're done, you're dead or whatever, can you imagine how dangerous this option could be? Where a lot of people out there are enjoying their lives that even if they don't work anymore, they still make money. Kaya ang sinasabi po namin dito, hindi para sa amin ang pag-i-aim global ninyo. Pag nag-aim global ka, para sa'yo at para sa buong pamilya mo. Because, binibigyan namin kayo ng option na hindi ka lang linear income. Pag sabing linear income, a day's pay for a day's work. Ang tawag doon, linear eh. So ito yan, nandito ka oh. Meron din namang self-employed, pero ang self-employed, ganun din eh. When you stop, let's say I'm self-employed is a doctor, self-employed yan eh. They depend on their ability to work. They depend, ang income nila naka-depend sa ability nila. So, dentista, doktor, eh, paano kung wala ka ng ooperan? Paano kung wala ka ng mabututan ng ngipin? Tama ba ako? Self-employment, ang S is not only self-employment, but it can be categorized as small business, kaya siya tinawag ng S. Malalaman mong small ang business, pag ikaw na may-ari, hindi na pumasok, hindi na nagpunta sa tindahan mo, hinto yung tindahan mo. Yun ang tawag doon, small business. Ang pinakamamayamang tao sa mundo, nandito, sa BNI quadrant. Ang ibig sabihin ng B, big business. Ang ibig sabihin ng I, investor. But believe me, sino ba yung mga nagiging investor? Yung kumita muna sa business. Ano yung pang-invest mo pag wala kang kinita sa business? Are you with me? Yes. Ang hindi alam ng maraming tao, simple lang. Maraming tao hindi makatawid. Tatawid ka lang naman sa quadrant 10. Galing ka rito, galing ka rito. Tawid ka lang doon. Ang daling tumawid. Kaya lang maraming tao hindi makatawid kasi takot. Takot. Hindi ko kaya yan. Dito na lang ako. Ang tawag natin dito, comfort zone. Diyan tayo sanay. Diyan tayo magaling, ayaw mong lisanin. Kasi sanay ka na. Pag may panibago kang gagawin, takot me. Di me kaya. Di me sure. RT. Gustahan kaya, paramihan ang pumipigil sa'yo yung thoughts mo. Not even other people. Secondary na lang yung nanay mo, asawa mo, friends mo na pumipigil sa'yo. But the number one thing that is preventing you is your own self because you're not confident about yourself. Takot ka. Kasi hindi ito ang core values mo eh. Ang core values mo, go to school, get good grades, and go look for a good job. Ang core values ng tao, job, job, job. Kaya pag kami introduce na business, ano sasabihin? Pag umate ng seminar natin, ito, business, 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 sabihin niyo, job, job, job. Kasi ang core values ng maraming tao, this job. Pero hindi alam na maraming tao pag nag-aim global ka dahil ang network marketing nasa B quadrant kahit magbasa kayo ng maraming libro. You know, network marketing industry, we are making more money than most lawyers and doctors. Pag nag-networking ka, pag natutunan mo tong skills, dahil mo pa kumikita na doktor. Dahil mo pa yung kumikita na lawyer. Eh yun, bago maging lawyer at doktor, napakatatalino. Isipin mo, paano maging doktor ngayon sa panahon ngayon? Sige nga, ilang years ka mag-aral? Ilang years? Hindi ho, 10. Oh, grade 1 to grade 12. 12 years na yan. Mag-pre-med ka. Yung pre-med. Anari, nursing, medtech, biologist, all 16 years na yan. Tama? O tapos mag-med proper ka. Another 4 years. 20 years na. O wag ko na nga isama tong elementary. Para, o 4 years pre-med, 4 years med proper. 8 years na po yan. Tapos na ba? Hindi pa. Hindi pa. Magre-residente ka. Ano pa? Magbo-board exam ka. Another 2 years po yan. 10 years na. Tapos ka na ba niyan? Hindi pa. General practitioner ka lang yan, kaya mag-ano ka pa. Mamimili ka kung mag-surgeon ka, pediatrics ka, neuro ka, IM ka, mag-dermatologist ka. Good news, another 4 years to you. Oh.
14 years ago. Clear? Ngayon po, believe me, hindi lang uuso ngayon yung may specialty ka. Ngayon, may tinatawag na sub-specialty. Nakarinig na kayo ng neurosurgeon. Pediatrics cardio. Pediatrics na siya, cardiologist pa. Thoracic cardio. Nag-guess nyo? Surgeon derma. Ang tawag po dun, sub-specialty. Good news, another 4 years. 18 years. Grade 1 to grade 12, 12 years. Kaya pag-graduate mo, 30 years ka na. Tama? Time pa lang pinag-uusapan natin. Wala pang libro. Gastos. May medicine book yung mga yan, ganito kakapal. 10,000 isa. At hindi nga lang, hindi lang, well, hindi ka lang dapat may pera pag naging doktor. Dapat matalino ka. Sorry, hindi pwede maging mag-doktor yung mga bubo. Papatayin mo ng pasyente. Kaya yung mga doktor, matatalino po yan eh. Buong katawan ng tao pinag-aaralan yan. Kabisado mga cell. Kabisado anatomy ng tao. Kabisado physiology. Kabisado lahat. Kaya ang hirap maging doktor kasi pag mahina IQ mo, bagsak ka. Dahil pagdating ng panahon at inalaw ka maging doktor na mahina to, marami kang papatayin, imbis buhay. Dapat lang mahirap, tama? Kasi buhay ang nakasalanan. Ang mahal! Kaya pala pag nagpa-check up ka, sorry sa doktor, ha? Tapos mo dila mo, 1,000. Ang mahal! My point, my friends, is this. Abutin ba kayo ng 18 years sa kakaaral ng networking naman? Sobra na kayo kung 18 years ka bago maging dalubhasa dito, breaking all the records ka na. Dito, 2 years lang, dalubhasa ka na sa network marketing. At pwede mo nang kitain yung kinikita ng ibang professionals like doctors and lawyers na hindi kailangan matalino. Yun ang laman. Kaya sabi nung isa, pasok ako, pasok, pasok ako. Yes, siya ba ako? Yes. Ang hindi alam ng maraming tao, when you do network marketing, when you do AIM Global, from E-quadrant, nakatawid ka. When a lot of people are having a hard time crossing this quadrant, maraming tao hindi makatawid. Ikaw, by joining and making a decision of buying our global packages, congratulations, nakatawid ka. Marami mga tao hindi makatawid. Kaya pag kinakansawan kayo ng mga kaibigan mo, global mo yan. Mabayang, tigilan mo nga yan. Sabi mo sa kaibigan mo, hindi ka naman makatawid. Pag sinabi niya, saan tatawid? Diyan sa EDSA. Are you with me? Yes! No, di boss ka na, may business ka. Of course, when you become your own boss, when you have your own business, ladies and gentlemen, mas magkakaroon ka ng tinatawag na freedom. Dalawang freedom. Isang financial freedom, isang time. Now most of us, when you work, when you're being paid, like ang pay grade mo, 10,000, pay grade mo, 20,000, even if your pay grade being an employee is 50,000, believe me, wala ka pa rin freedom. Kahit malaki sweldo mo, if you're beholden to someone else, kasi may boss ka, kasi may may-ari, nagre-report ka sa VP, nagre-report ka sa Executive Vice President, nagre-report ka sa Director. Kahit malaki sweldo mo, wala ka pa rin time freedom. The good thing about network marketing, the good thing about having a business of your own, may time ka na, may pera ka pa. You will have the freedom. You will have the time to enjoy your money and the money to enjoy your time. Di ba ang sarap nun? Yes. Tagalugin ko, magkakaroon ka ng pera para isa... You will have the time to enjoy your money. Magkakaroon ka ng time, oras para enjoy yung pera mo. At magkakaroon ka naman ng pera para i-enjoy yung oras mo. Ang sarap noon, marami dyan kasi nag-enjoy ng time pero walang pera. Marami din akong kilala. Ang daming pera! Walang time. In AIM Global,
you will have the money to enjoy your time and the time to enjoy your money. Kaya lang, sa una, magtatanim muna kayo kasi nagbibuild kayo eh. Sa una, halos kakainin ng global yung oras ninyo kasi nagbibuild kayo. Ganun naman talaga sa negosyo, tama ba? Pag ina-establish mo pa at hindi pa malaki yung negosyo, you have to spend more time with that business. Pag-establish na, then you earn your freedom. So the good thing, lagi may paglalaban. Lagi may inisip, nagiging global ako para sa freedom ko. Freedom na one day, I will wake up whatever time I want to wake up. Yung hindi ako gigisingin ng alarm clock kasi kailangan ko mag-body clock ng alas 8. Nag-guess nyo ako, di ba ang sarap nung gusto mong gumising kung anong oras mo gustong gumising? At matutulog ka kung anong oras mo gustong matulog. Para natin sa gabi pinipilit matulog kasi mahal ka kapabukas. Tulog ka na, tulog ka na. Kahit di ka pa'y naantok. At tapos kahit antok na antok ka pa pag nag-ring yung alarm. Babangon ka naman. Ang pinakamasarap sa buhay, yung pwede kang matulog kung anong oras mo gustong matulog at kung anong oras mo gustong gising kasi wala kang boss. Ang sarap ng ganun, di ba? Because we are not against our boss, pero may reality po kasi na kailangan yung maintindihan, especially those who are working. Huwag kayong magagalit sa company nyo. Huwag kayong magagalit sa boss ninyo kung wala kayong increase o kaya napakabarat ng company. Because ang trabaho ng company nyo, ang trabaho ng mga boss natin is not to make us rich. Their job is to give us our paycheck, our sweldo. It is our own job to make ourselves rich. Hindi trabaho ng boss mo na payamanin ka. Trabaho mo na payamanin ikaw. Kaya huwag yung sasama loob nyo sa kanila. When you're done, pag mayaman na kayo dito, malaki na kinikita nyo, tender your resignation in a very courteous way. Boss, thank you very much for all those years, pero gusto ko na pong mag-grow, i-aim global na ako. Thank you for all the time, boss. You're fired. Are you with me? Yes! Number three is the power of leverage. Bakit nyo kailangan mag-aim global? Kasi itong leverage na to, ang mga nag-i-enjoy niya sa buhay, mga mayayaman lang. Alam mo, pag hindi ka mapera, pag konti lang ang capacity mo, hindi ka sikat, limited din ang opportunity. Yung leverage, karamihan, ang nag-i-enjoy lang po ng leverage, yung malalaking negosyante, yung may malalaking business. Pero pag ordinaryong mamamayan ka, hindi ka makapag-leverage. Bigyan ko yan ng example. Leverage, ibig sabihin, maparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Maparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang paraan. Ano yung mga yun? Halimbawa, taxi. Para kumita ka ng malaki sa taxi business, marami ka dapat taxi. Pero alam naman natin, para paramihin yung taxi units mo, kailangan mo na malaking puhunan. Halimbawa, restaurant business. Hindi ka yayaman ng isang restaurant lang. Pag maganda yung restaurant mo, tapos nag-iisa lang, hindi kayo yaman, kailangan mo parami. In other words, ang business lalaki pag nagpaparami kayo. Clear? Yes. Isa sa mga malalaking negosyante, yung SM o kaya yung Henry C. Family, yung the C. Family. Ang dami negosyo naman yan. Yung C, ako, may holding company yan. SM Prime Holdings ang pangalan ng company nila. Ano mga negosyo nila? May Banco de Oro. Banco de Oro, marami konti. SM, tanong. Marami konti. Marami. China Bank, marami konti. Marami. Kanila rin. SMDC, yung mga condo, realty, kanila rin yan. Dami. Meron pa silang insurance. Dati ang tawag sa insurance nila, Generali. Ngayon, BDO Life na. Dami rin. Oh. He's into power plant business. Ang dami rin. Nasa manufacturing din siya. Alam niyo yung bonus? Kanya yan. Dami rin. Tanong, ano negosyo niya? Bilog-bilog. Bilog-bilog naman talaga. O, meron pang isa, yung Lucio Tan. O, sa kanya po yung Isha Brewery. Maraming beer. Kanya po yung Fortune Tobacco. Ang daming Yossi, ang daming Factula. Sa kanya po yung, tawag dito,
hotels and realty. Eaton, alam niyo yung Eaton? Kanya yan. And Century Park Hotel, alam niyo? Kanya. Oh, yung sinakyan ko na isang araw, pal. Ang dami eroplano. Ano pa? Allied Bank, kanya pa yan. Ang dami. Dati PNP, kanya rin, ang dami. Ano negosyo niya? Meron pang isa, Ayala. Oh, Ayala, kanila Globe. Marami konti. Marami subscriber ng Ayala ng Globe. BPI kanila rin. Marami konti. Ang dami. Yung banko, kanila rin yun eh. Oh, Ayala Life, kanila. Ano pa? Yung mga malls, kanila rin. Ayala Malls. Ayala Street! Oh. Ano negosyo? Kahit hindi man trabaho yung mga yan, sa bilog-bilog na yan. Ang tawag dyan, dahil kahit hindi man trabaho, dahil sa mga bilog-bilog na to, sila po ay haibu. Buhay. Kahit si Henry si patay na. Yung sa inyo. Pero tingnan mo naman, kaapu-apu-apuhan po nun. Haibu. Buhay. Lucio Tan, o? Oh. Ano negosyo? Bilog-bilog. Isa pa ako muna. Last. Magre-recruit ka. Pararamihin mo. Magre-recruit ka. Pararamihin mo. Magre-recruit ka. Kasi papamana ng AIM Global sa pamilya mo yung tinrabaho mo. Ngayon, kung ganitong bagay, di ba, naiintindihan nyo na yung networking, tama? Yung iba sasabihin, ay, ganun pala yung pinasok ko. Oo, oo. Kala nung iba, sabon-sabon lang pinasok niya, feminine wash, di po. Ito ang pinasok mo. Now you understand. Now you see the bigger picture na ganun pala. Now, kung ganito naghihintay, sapat lang ba? Okay. Ka, pwede mo sabihin, okay lang. Hindi naman nila naiintindihan ang ginagawa natin bakit ka papa-apekto. Kaya pag may hindi naniniwala sa inyo, ang sasabihin mo sa sarili mo, patawarin nyo na sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin nyo lang. Because they don't understand. They don't have the same capacity of your understanding. So can you imagine these three powerful things when you join AIM Global? You become your own boss. You have freedom. The ability to multiply your time through others. That's why I'm telling you, you cannot fail in this business. Huwag kayong papayag na hindi magtagumpay dito, please. Because if you don't become successful here, please. What's your next option? Ano pa yung pwede mong gawin? We are not getting any younger anymore. Kung hindi nyo ito pagbubutihin, saan nyo po pagbubutihin? Dito po ginagawa nyo ang buhay nyo. Ang nakataya dito, freedom mo. Nakaya dito, yung magandang buhay para sa mga anak. So if it takes a lot of rejection, hardship, and challenges to get those goals, it's worth it. Kung kinakailangan marami kayong challenges, rejection, problema, maraming magre-reject sa inyo along the way, lahat po yan, bayad at sulit na sulit pagdating ng panahon. Sa inyo, pagtagumpay nyo na, limot nyo na lahat yan. Ngayon nyo lang naalala kasi ma-arty ka pa. Ngayon ka po palang naalala, iniindayan kasi waka pa pera. Pero pag nag-weekly ka na 100,000, 200,000 sa DTC mo, limot mo lahat ng mga nag-reject sa'yo. Inilimutan mo yan. Malilimutan mo lahat ng hirap mo. Kasi laki na nung tinatanggap mo eh. Ngayon kasi mas malaking hirap kaysa sa tinatanggap. Kaisa-isa nang alam yung downline mo, wala pang kabangga, nag-quit pa. Naalagaan mo ng gusto, yayaman na ako dito, yayaman na ako. Isa pa lang ha, grabe, grabe. After 1 week, done. Bagsak ang tuka mo. Sabi na nga, plan, ano problema? Plan, kaisa-isa nang alam, nag-quit pa, plan. It's hard, tama ba? Yes. O, pero pagka ang downlines mo, libo,
Kumikita ka ng daan-daan libo. May nag-quit na isa, maramdaman mo? Hindi! Relative ang success eh. Relative ang failure. You feel your failure right now because you don't have results yet. When you become successful, I'm telling you, marami ka pa rin failure kahit na successful ka na, pero hindi mo mararamdaman kasi yung success mo overwhelming na. So relative siya. Depende. Ngayon mo lang nararamdaman kasi wak ka pa. Pag mayaman ka na, nako, maniwala ka sa akin kahit ma-reject ka, okay lang. So dapat marunong kayong mag-twist ng mga bagay katulad ng sinabi ko kanina. Ready ka na ba? Yes! Again, what I'm telling you right now is that kailangan maintindihan niyo kung ano yung bigger picture mga bagay na naghihintay sa inyo sa aim. The thing to change your mindset, number three, is you have to improve on your attitude. Sabi mo, attitude. Attitude. Isip. Ang magpapayaman sa'yo, yung isip mo, of course, yung gawa pa rin. Pero ang hirap kasi ni Maman, pag mali yung attitude mo, mali yung program mo, mali yung mindset mo. Isa sa mga dapat na i-improve mo in terms of attitude, yung good learning attitude. Your ability to learn. Walang katapusan, kailangan. Willing kayong matuto. Willing ba kayong matuto? Yes or no? Yes! Kasi ang pinakasimpleng paraan para matuto, makinig dun sa mga successful na at gawin kung ano yung nagawa nila. Are we clear? Yes! Ang simple lang ito. Balik dito, balik ng balik ng balik para matuto. Ang brain natin gumagawa yan ng panibagong neural pathways for new skills, for new knowledge. Proven na yan ng mga scientists, ng mga psychologists. When you keep repeating the same thing over and over again, you become masters of it. Pag may bagay kang ginanulit, paulit-ulit mong ginagawa, lumadali. Clear? Yes. So, attend lang ng attend ng attend because pagka may good learning attitude ka, you become empowered. Kasi, pagkakaroon ng good learning attitude, ang nag-i-improve sa'yo, tatlong areas. Tawag natin KSA. Knowledge, skills, and attitude. So, mamumunan kayo sa pag-attend. It is more important to learn pag nagsisimula kayo. Learning is more important than money when you are starting. Okay? Kasi yung learning mo, yun ang nagbibigay sa'yo ng power. Anong power, sir? Number one, convincing power. Ang nagbibigay sa'yo ng power is your good learning attitude. Ang tawag doon, convincing power. Number two, ano binibigay sa'yo ng good learning attitude? Confidence. And number three, you become competent. Gumagaling ka sa ginagawa mo. Pag gumagaling ka, you become confident. When you become confident, nagkakaroon ka ng convincing power. Tatlong C lang. Ano yung tatlong C? You become confident, you become competent, and then, you become convincing. Tatlong C. Sir, hindi ako makakumbinse. Eh, syempre, ikaw maka-attendi. Ikaw ang nagtitraining eh. Yung confidence level mo hindi tumataas kasi hindi ka nagbababad dito. Hindi naman kailangan lagi kang umattend eh. Minsan magbabad ka lang sa upline mo. Kaya huwag mo kayong tatamarin umattend ng mga meeting kahit paulit-ulit yung topic ng upline mo. May meeting tayo mamaya, sabi ni upline. May meeting tayo ha. Sabi mo, meeting na naman. Tapos pag nag-discuss sa loob-loob mo, yan din yung meeting kagabi. Uyat na naman kami. Kung sa una, puro kayo reklamo, huwag na kayong mag-expect na yumaman. Obedience is better than understanding. Just obey. Kaya pa ulit-ulit, huwag mo munang hanapan ng explanation. Kasi pagdating ng panahon, pag nagpa-meeting ka, paulit-ulit ka din. Obedience is better than understanding. So what I want you to do is just obey your uplines. Kasama sa good learning attitude yung ilagay nyo po, ibabad niyo yung sarili niyo sa tamang environment. As far as we are concerned, when we are trying to reprogram your mind, your best environment is Alliance in Motion Group. Kasi tinatanggal po natin yung mga virus sa isip eh. Tinatanggal natin yung inferiority complex mo. Alam mo saan nanggaling inferiority complex? Since childhood yan eh. Hindi naman matatanggal yan ng overnight. Kailangan mo magbabad until you believe in yourself. Kasi yung inferiority complex, ano ibig sabihin nun? Ang baba ng self-esteem, baba ng confidence level mo. Kasi nabuli ka nung araw, napagalitan ka,
You believe you're not good, you're not good enough, you're not pretty, you're not handsome, you're not capable, you're inadequate. Lahat ito ang tawag inferiority complex. So, nagiging mahiyain ka. And how do you think will that change sa palagay mo? Kakapanood mo ng TV? No. Magbabago ang sarili mo sa environment na ginagalawan mo. Pag lagi yung nakakausap mo, empowering, lagi yung nakakausap mo, binibigyan ka ng confidence, lagi nga kausap mo yung upline mo na naniniwala sa'yo, darating yung panahon at laki na ng tiwala mo sa sarili mo, hindi ka na nahihiya. Matatanggal na yung hiya mo. Walang hiya ka na. Are you with me? Yes! So, develop that kind of attitude. Obey. Just say up, yes, upline. Magbabad ng magbabad. Part ng good learning attitude, mamili na kayo na ngayon, magmula ngayon. Dahil ulitin ko, it took me a while, even me. Matagal na panahon bago ko na-reprogram yung mind ko. But you have to help yourself. Kasama sa good learning attitude at pagbabago ng program, mamimili na po kayo ng mga papanoorin nyo magmula ngayon. Wala mo ng news, wala mo ng basa ng mga balita. Wala mo ng basa ng mga newspaper na negative. Kasi 99% ng newspaper negative. Wala mo ng manunood ng mga balita, TV, news, wala mo na. Because negative yan. Sir, paano namin malalaman kung may ano lang nangyayari kung hindi kami manunood ng news? Huwag kayong mag-alala. Kahit hindi ka nagbabasa, malalaman mo, napakaraming chismosa. Gustahan tayo. Kahit hindi mo alam ang nangyayari sa Taal, kahit hindi mo nabasa pala, kahit hindi ka nanonood ng balita na nangyayari sa Taal, alam mo kung ano nangyayari. Kasi pinag-uusapan ng office mate mo, pinag-uusapan ng ganito, pakikita mo sa Facebook, o di kahit huwag mo nang alamin, malalaman mo din naman. Tama ba? Yes. So in other words, you don't need to stay current. Because one way or the other, you'll be able to hear from it. To hear about it from your friends. So huwag mo na manunod yan. Tanggal muna. Yung mga pelikula na napapaiyak kayo, huwag muna. Lahat ng panunod ninyo, natatawa ka. Yung mga broken-hearted dito, huwag ka muna makinig ng love song. Kasi every time na nung nakinig ka ng love song, pag broken-hearted ka, naaalala mo siya. Gusto mo siyang balikan. Huwag mo nang titignan sa profile niya. Ex mo naman, tinitignan mo pa, sasabihin mo pa, last na talaga ko, last na. Move on. Are you with me? Yes! Number two, commitment. Sabi mo, commitment. Commitment. O, pag commitment, ibig sabihin niya, kahit nahihirapan, tuloy! Committed ka eh. Pag may commitment ka sa pangarap mo, kahit nahihirapan, kahit natatagalan, kahit maraming rejection, kahit maraming distraction, focus! Tawag dun commitment. Malalaman mong pag walang commitment ang tao, pag nahihirapan, ayaw na. You wanna make your dreams come true? Commit to those dreams because those dreams will also commit to you. Yeah. Once you commit to them. Pag ikaw nag-commit ka sa pangarap mo, yung mga pangarap mo, unti-unting matagaganap, magkakatotoo kasi nagko-commit din sila sa'yo. Hindi ka pwede ditong mababaw. Kaya ang pagyaman, I'm telling you, hindi po para sa lahat. Ang pagyaman para sa matitibay lang ang loob. Sa mga makakapal moves. Ang pagyaman, mga nas para lang sa mga pusong bato. Hindi po to para sa mga pusong bangon. Because it's gonna be, tiyan mo yung law of the universe. Very dangerous sa hindi ready na mga tao. Very dangerous sa kanila pag yumaman sila na hindi sila ready. Emotionally unstable ka, tapos yumaman ka, marami kang mapapahamak na buhay. Pusong mamon ka, yumaman ka, marami kang mapapahamak na buhay. Mababaw ang loob mo na yumaman ka, marami kang masisirang buhay because you'll be making a lot of stupid decision along the way. Kaya hindi pwede yumaman yung may diferensya pa. When I say diferensya, yung mababaw ka pa, madali kang impulsive ka. That's why tingnan mo, may nakita na ba kayo na tumama ng loto na tunay na yumaman?
because they are not mentally ready, they are not emotionally ready, they are not psychologically ready. Pag tumama yung loto, ano unang inang ginagawa ng mga to? Balato. Ano pa? Handa, araw-araw piyesta, bili dito, bili dyan. After 1 year, ubos ang tinamaan sa loto. They are not ready. Hindi pinaghirapan. Pero pag yun pinaghirapan, ako hindi mamamalato yun. Pag pinaghirapan nun, ay nako! Kuripot! Kaya huwag kayong magagalit sa mga taong kuripot. Pinaghirapan nila yan kasi kaya nga sila kuri. Kaya dapat ready ka pag naging successful ka. Are you with me? Yes! Iba yung loob. Now, sir, paano malalaman kung karapat-dapat na akong magtagumpay? Ito ang word. Malalaman pag, ulitin ko ha, napaka-dangerous kasi pag inalaw ng universe na yumaman yung mga hindi handa, dangerous kasi mawawala rin yung mga yaman na yun. Clear? Yes. Sir, paano malalaman kung deserve ko na? Paano malalaman kung pwede na ako magtagumpay? Guess what? Ito yung word. Ite-test ka muna. Walang pinagkaib yan. Paano malalaman kung gagraduate ka na? Ite-test ka muna. Ano gusto mo? Grumaduate ka, may diploma ka, puro kasing ko. Sa buhay, sa school, or anything in life, bago ka mag-level up sa ibang baitang, may test muna. Pag hindi mo na ipasa yung test na yun, hindi ka anak. Tama ba? Yes. Kaya tayo, grabe natin turuan yung mga anak natin pag may exam, di ba? Para pumasa. Kasi pag pumasa, ibang grade na sila. Ikaw ganun din. Kung wala kang pera ngayon, bago ka magkapera, itetest ka muna. Ito yung test. Mahirap. Hindi multiple choice. Hindi identification. Hindi rin essay. Hindi rin fill in the blanks. Alam mo kung ano yung test? Experience. Sasaktan ka. Ichachallenge. Paluluhain ka. Wibwisitin ka. Iiwan ka. Inalagaan mo. Iiwan ka din yan. Ayun, kasama ko sa akin, yung aking ano, driver, pag may nakikita nag-holding hands, iiwan ka din yan! Loko-lokin. Bitter. What I'm saying is, experience will test you. It will make you cry. Because there's gonna be a lot of hardship. People will reject you. People will leave you. People will hurt you. People will betray you. Itetest ang PC mo. Itetest ang patience mo. Ano itsura mo? Because ang tunay na attitude ng tao matitest, hindi pag nasa taas siya, ang real test ng attitude ng tao pag nasa baba. Yes. Matitest ang attitude mo pag wala ka ng pera. Matitest ang attitude mo pag wala ka ng downline. Pag iniwang ka na lahat. But make sure, my friends, because I'm telling you and I promise you, this is a real truth. Pag naipasa mo lahat ng test na to, magagandang bagay naman ang nagiging ngayon. Kaya, ipasa mo yung test. So, sino yung mga dumadaan sa matinding test ngayon? Taas ang kamay. Ipagdasal nyo na pagdaanan nyo na kasi pagkatapos naman yan, puro magaganda. Matatapos yan. Matatapos yan test na yan. So, ang pinaka-best way para mapasa nyo yung test na yan is commitment. But whatever happens, never ever give up and never ever quit. Because in the long run, at the end of the day, walang makikinabang lahat ng pinaghirapan nyo kundi kayo. Yes. So stay committed. Number 3, believe. Believe. Ito na tayo. Mindset na start believing in yourself. Iwala kayo sa sarili nyo. Mahirap magtagumpay nang wala kayong tiwala sa sarili nyo. Kaya dapat mahalin nyo po yung sarili nyo. Sir, paano ba mahalin ang sarili?
Di ba pag may mahal ka, di ba sa ibang tao pag may mahal ka, inaalagaan mo ba siya? O di alagaan mo rin yung sarili mo. Paano ka alagaan, sir? Siyempre, kumain ng good food, make sure you have enough sleep, make sure you take care of yourself, naliligo ka dapat. Di ba pag may mahal ka, gusto mo maniligo siya? O kung mamahalin mo yung sarili mo, paliguan mo din siya. You feel good about yourself. Forgive yourself. Marami po tayong pagkakamali sa buhay. Pero ang number one yung patatawarin, alam nyo, bago ibang tao, patawarin nyo muna yung sarili. Paano ko patatawarin, sir, yung sarili ko? Accept your weakness. Forgive yourself. When you forgive yourself, mas madali pong mag-network. Believe in yourself kasi hindi po lahat ng bagay pagalingan. Sometimes, you have to trust yourself. Tiwalaan mo yung sarili mo. Para maniwala ka sarili mo, mahalin mo siya, pagkatiwalaan mo siya, gustuhin mo siya. Gusto niyo ba yung sarili niyo? Yes! Kasi yung iba, hindi nila gusto sarili niyo. Sabi na, buko, lagi na lang kulok. Buti pa siya, straight. Dapat gusto niyo yung sarili niyo. Dapat gusto niyo yung kilay niyo. Hindi yung iba, ang ganda ng kilay niya. Ako, hirap. Ang problema sa atin, ang number one din na down natin sa buhay, sarili natin. Pag nalimutan nyo yung cellphone nyo sa bahay, tanga ko talaga. Sabihin mo. Tanga mo! Pag ikaw sinabihan ng ibang tao na tanga, nasasaktan ka, di ba? Yes! Tapos ikaw sinasabi mo sarili mo, ang tanga ko. You know, words have power. Kaya pagka tinawag siya, sinabi mo siya, nagkakatotoo. Diba? Oh. Halimbawa yung word na leverage. Word yan, di ba? Bago maging word yan, ano spelling niya? L-E-V-E-A-V-E-R-A-G-E. Spelling. Spelling. Tama? Yung word na spell, pag tinignin nyo sa dictionary, hindi lang spelling yan, hindi lang spell. Yung spell, magic, pag tinignan nyo sa dictionary. Kaya ang tawag dyan, magic spell. Kaya make sure that you use powerful words. Huwag mo sabihin, tumatanda na ako. Ay, tatanda ka talaga. Self-limiting yan eh. Pag sinabihan kang ang ganda mo, ay thank you. I-claim mo, wag yung ang ganda mo. Hindi naman. Oras kang nagbe-makeup, tapos pag may nagsabi sa'yo, ang ganda mo, hindi naman. You spend so many hours just to look pretty, and when someone tells you are pretty, hindi naman. Kaya pag sabi, ang ganda ng dami ko, ay, thank you. Ang sexy mo naman, thank you. I-claim nyo yung compliment. Doon nyo kasi makukuha yung confidence. So, dapat gusto nyo yung sarili. When you go up tonight, sabihin mo, kahit na overweight ka, ang chechi mo! Well, it's a chechi! Malalaki, pagpunta mo sa sarili yung mirror, ang pugi mo! Pugi! Are we clear? Believe in yourself. Believe in your capacity. Magaling ka. You are created. You know why you have to believe in yourself? Because we are all a wonderful creation of God. You are wonderful. Mali yung mga nagsabi sa iyong tanga, hindi ka magaling, tanga ka, God. Hindi sila. Mali sila. Because ang totoo, wonderful. Pag-uwi mo mamaya, dapat, wonderful pala ko. Nanay, mali ka. Wonderful pala ko, nanay. Number two, aside from believing in yourself, of course, you believe in our company, you believe in our products, you believe in your downlines, you believe in your uplines. But more importantly, mga kaibigan, tanggalin niyo yung duda niyo sa sarili niyo. Because the only way na mawala po yung duda is magkaroon ng belief. Kasi no two thoughts can exist at the same time. Para ma-bump off si duda sa isip, palitan nyo ng paniniwala. Kasi hindi pwedeng duda ka
na may paniniwala. Sa Mandaluyong ang bagsak ng no two thoughts can exist. No opposing thoughts can exist at the same. Positive and negative cannot exist at the same time. Kailangan you choose. So para mawala po yung duda, you start believing in yourself. So i-claim niya, kaya nga di ba may teachings? I-claim nyo na milyonaryo ka na kasi bakit? Paniniwala po sa sarili ang tawag dun. I-claim mo na yaman, i-claim mo na magiging milyonaryo. I'm telling you, pag naniwala ka sa sarili mo, it's just a matter of time, makukuha mo ang success mo. Yeah! Number four, always be positive. Huwag kayong papadala sa mga negatibo. Huwag kayong papadala sa problema. Huwag kayong papadala sa mga rejection. Huwag kayong papadala sa mga experiences na itinetest kayo. Tandaan nyo, lahat ng darating ano? Ano tawag? Yes. So pagka may negative experience ka, nawalan ka ng downline, di ka kumita, nasulot yung grupo mo sa Nigeria, may in-online ka sa iba nag-pay in, buset. Huwag nyong, mga kaibigan, lagi nyo isipin. Pag may negative ka na na-experience, ano tawag doon? Yes! So lagi ka lang maging positive. Hindi ka nakaka-experience ng negative para pag-quitin ka. Hindi ka nakaka-experience ng negative kasi sign yan. Pilipinong, hindi pa naman sa sign. Ay, sign yan na hindi ako para dito. Pag nag-quit yung downline ko, sign yan, sign. Ang hilig natin sa sign. Hindi po ganon. Yung mga negative experiences are actually tests for you. Pag test, anong kailangan gawin? Ipasa! Ipasa pag may test, ipasa. Sasabi mo ba sa anak mo, Nay, may test po kami. Bahala na! Huwag mong pansinin niya ang test na yan, ha? Ano sinasabi natin sa mga anak natin pag exam? Entrance exam, prelim, finals, midterm, pag may quiz. Anak, ipasa mo. Anak, mag-aral ka. Anak, kaya mo yan. Ganun ka rin, marami kang test dito pero hindi exam eh. Experience ang magte-test sa'yo. Kaya pag dumating siya, ipasa mo. Kaya kayong mga upline dito, ang lagi yung i-remind sa downline mo. Downline! Ipasa! Ipasa mo lang yan! Kahit pasang awa, basta pasado! Tama ba? Yes! Di ba ganun naman sa exam? Kahit pasang awa, basta pasa. Kahit 75! Kahit 75, basta pasado. Kahit na yung ibig sabihin yan, yung downline mo, mag-quit-quit na talaga. Malapit-lapit na siya, pero nakaraos, pasang awa, tawag doon. So make sure the uplines, encourage your downline na ipasa nila. Kasi alam mo naman eh, yung mga successful dito, question, lahat ng pinagdaanan mong hirap, di ba, tama naman, test naman talaga? Yes! Iraos mo lang. Kaya dapat, positive ka lagi. Huwag mong titignan na sign yan para mag-quit ka na. Huwag mong titignan na sign yan para hindi para sa'yo to. You are the creator of your success. Ikaw ang gagawa niyan, wala na. Nagawa namin eh. Nagawa ng ibang tao. Ilang distributors ng A? Kung titignan nyo how they started, hindi mo akalaing magiging successful. Isa sa mga paborito kong kwento sa AIM si Mr. Leo Caduyac ng Tanbilaran, Bohol. Si Leo po, sinong bago ko sa AIM Global, medyo pasikat na to eh. Kumikita na maganda. What is phenomenal about him is that he was a tricycle driver. Ang tinapos, grade 5. Siya, negative sa networking. Ang nakakita ng networking yung wife niya, si Annalisa Caduya, who is a sales lady in Gaisano Mall in Tanbilaran. So Annalisa saw the opportunity. Yung Annalisa, ang nagmulit na nangulit dito sa asawa niya, yung grade 5. Si Leo, finally, when he was persuaded to attend the seminar, he got so crazy,
Kapag katapos ng seminar, gumawa ng paraan para mag 7 heads. Tricycle driver. Nagkataon, may kamag-anak somewhere na OFW, dun sila nangutang ng pang 7 heads nila. Ito ang maganda. Hindi lang si Leo nag 7 heads. Pati yung wife niya, 7 heads silang pareho. Sabi ko kay Annalisa, buti nag-seven heads ka din. O naman, sir, di ako papayag si Leo lang. Sabi ko, bakit? Siyempre, yung cheque niya, cheque ko din. Pero yung cheque ko lang. Talino talaga ng mga asawa. Amazingly, my friends, Leo Kaduyak, when you he's so successful now, nakapagpagawa ng apat na palapag na bahay sa Tagbilaran, nakabili ng maraming sasakyan. He's driving the Pajero, Fortuner, is driving a new Ford pickup truck Ranger na naka-set up. Nakakatuwa yan kasi parang bata, every time may bago sasakyan, yayabangan ako niyan pagpunta ko sa Tagbilaran. Ay, saan ako bago itong bago itong Fortuner ko? Sabi ko, hindi, yung kasama natin sa Maynila, si Roy, ganyan din ang kotse niya, parang-parang, hindi, sir, mas maganda to, mas maganda. Parang bata. And he's so excited every day. Pag nagpunta dito sa Manila, kahit staff natin, binabaliw. Si Miss Donna, nakilala niya si Reo, kwento ng kwento sila, ma'am, grabe talagang yung blogger, binago yung tumamang buhay ko, talagang dati po akong tricycle driver. Ngayon, ma'am, kulang na lang recruiting si Miss Donna. Grabe magkwento, grabe yung entusiasm niya. Right now, ang ganda ng buhay, from being a tricycle driver now, eto ngayon yung twist. Saan ko dadalhin, Leo, multimillion ang bahay, ang daming sasakyan, he's earning about 400,000 pesos a month. 300 to 400,000 a month. Grade 5. Iba pa yung sa wife niya, si Annalisa. Ito ngayon ang challenge. Saan ko dadalhin si Leo na opportunity na ganyan din ang pwede mangyari sa kanya? Sige. Pwede siya nag-improve. Pag-applyin ko kaya ng call center, tanggapin. Pag-applyin ko kaya sa munisipyo, clerk, tanggapin. Kung walang AIM Global, my friends, hindi magiging ganito ang buhay ni Lord. Palagay nyo, bago nagtagumpay ito, maraming test na pinagdaan. Yes. Gano'ng kahirap mag-recruit pag tricycle driver ka? Sige mo. Bigyan nyo na ako ng idea. Paano mag-recruit? Saan mo kukunin ang confidence level mo kung tricycle driver? At for the longest time na tricycle driver ka, wala kang pera, karamihan ang kilala mo, katulad mo rin. Yes, birds of the same feather flock together. Pag professional ka, karamihan ang kilala mo, professional. Pagka ikaw, let's say, blue-collar job worker, most of the kilalas you have are blue-collar job workers. Pag tricycle driver ka, karamihan ang kilala mo, ganun din. Pag elementary graduate ka, ganun din. Gano'ng kahirap mag-recruit bilang tricycle driver sa palagay. Grabing test ang pinagdaan. Pero no susi niya, they kept being positive. That something, eventually, something good will happen and they never gave up. Yun ang pinungunan nila. Na kahit anong mangyari, magbabago buhay. Last year, punta ako ng Tagbilaran. Bagong labas ang Ford Ranger ni Leo. Alam niyo, hindi ako nagbibideo eh. Kasi ako binibideo eh. Nakita ko si Leo na nasa loob ng Ford Ranger niya, kinuha ko yung cellphone. Binidyo ko. Sabi ko, Leo! Nasa loob ha? Ano ang masasabi mo? Ay, naku sir, grabe! Grabe talaga, power! Pangilang kotse mo na yan? Sabi niya, pang-apat sir! Dati, anong kotse mo? Sabi niya, ano sasakyan mo dati? Sabi ko. Sabi niya, wala sir, wala. Sabi ko, meron, tricycle. Sabi niya, umasir, tricycle, tricycle. Ano ang masasabi mo? Ay, grabe, power! Power, grabe ang AIM Global! Sabi ko, ano ulit? Power ang AIM Global! Multi-millionaire na ang tawag sa AIM Global. AIM Global! Nasa fan page ko, siya po ang may pinakamaraming views. When you visit my fan page, Leo Kaduyak, because inulit ko pa eh. Ano ulit? Inulit niya rin. AIM Global talaga! I mean, the man cannot speak it properly and yet he's a multi-millionaire.
Gemma Misola of Cebu City. One of our top distributors in Cebu. Gemma? Ay, naku po, maliit na babae. Factory worker sa EPSA, MEPSA, Mactan Export Processing Zone. Mananahe, garments, for 20 years. Alam niyo sa nakatira? Sa ilalim ng tulay ng Mactan New Bridge. I don't have to describe to you kung anong itsura mag nakatira ka sa ilalim ng tulay. Na-recruit sa In Global. Mactan New Bridge sa ilalim, squatters area, madumi, factory ng bata, walang libangan eh. Brown out talaga mo lang. Gaano kahirap mag-recruit pag factory worker ka na nakatira ka sa ilalim ng tulay na alam na lahat ng mga tao na prospects mo, taga-squatters ka at bawin ka sa utang. Pero because Gemma, because of her resolve, because of her commitment, because she is so positive, kahit negative yung husband niya, inuloy-uloy niya yung negosyo. Fast forward, si Gemma ngayon, pang-apat na sasakyan nila mag-asawa ni Walinto. Well, positive na yung husband niya. Right now, they are driving a brand new Ford Explorer na kulay blue. Pang-apat niya. And they bought a house somewhere in Carcar, Southern Cebu, about 10 million pesos cash. Pag pinunta niyo yung bahay ni Gemma, because nakapunta na po ako doon, may swimming pool pa. May gwardiya pa sila. Monthly average income, about 300,000-400,000 naman. Regular na qualifier natin sa profit sharing, nakapunta ng Singapore, Hong Kong. The recent one na napuntahan nila is Europe Trip. Nakatira sa ilalim ng tulay. Namamasyal sa Europe. Now, ang challenge ko ito, gano'ng kahirap mag-recruit sa sitwasyon? Most of you professionals, most of you, ang gaganda nyo, ang pupogi nyo, what is limiting you? Alam mo, nag-limit sa maraming tao, sa karamihan? Isip. Sila, grabe yung sitwasyon. Nalagpasan. Grabe yung test. Nalagpasan. Samantalang kayo, gusto nyo bang maging nakatira muna sa ilalim ng tulay para mag-excel kayo? Ang lamang ng maraming, ang lamang nila kaysa sa atin, sa kanila, ang lalim ng reason nila. Ikaw kasi nagtatrabaho ka sa Makati, may comfort zone ka kasi, katrabaho ka sa Ortiga, katrabaho ka sa call center, nasa private company ka. Kaya at the back of your mind, kahit hindi ka mag-succeed dito, okay lang. Sila, tricycle driver, factory worker, hindi pwedeng hindi magtagumpay dito kasi ano babalikan nila? Yes. Ikaw may babalikan eh. Kahit di ka magtagumpay dito, may babalikan kayo. Ano babalikan ni Leo? Tricycle. Ano babalikan ni Gemma? Tulay. Ilalim ng tulay. Kaya nung nakakita ng pag-asa dito, hindi na tinantanan. Ayaw na nilang balikan. Doon lamang ang mga taong ito sa maraming professional. Hindi magaling itong mga to. Kaya nga, ganun ang buhay nila eh. Mas magagaling karamihan sa inyo. Graduate kayo. Professionals, you came from a good family. Maganda reputation niyo, maganda credibility. But why this kind of people with this kind of background are able to defy the odds simply because they have a deeper purpose? Kahit hindi mo tulungan itong mga to, yung compelling reason na ayoko nang balikan yung squatter, ayoko nang balikan yung buhay na yun. Kaya nung ginawa ang AIM Global, ano ang commitment? Patay kung patay. Wala nang balikan to. Now, they are living the lives of their dreams. Yun na lamang. Kaya take away your comfort zone. Defy the odds. Make sure to pass your test. And make sure to stick with being positive kahit anong mangyari. Can't give up. Maraming distraction. Maraming magsasabi sa'yo. Dito ka na lang sa company ito dahil madali. Hindi natin gusto ng madali. Ayaw natin na madali because alam natin lahat ng may value sa mundo pinaghihirapan. Yes.
Don't go for shortcuts. Don't cut corners. Huwag ka maghanap ng mas madali. Mas may value yung mahihirap. Don't get distracted. Dapat nakafocus lang lagi sa negosyo. May isang pasahero ng taxi sa Britain, sa UK. Sumakay ng taxi, hubot-hubad, babae. Nagmamadali, walang saplot. Nung tinawag niya yung taxi, hinto yung taxi. Siyempre, kahit ako eh, hinto eh. Nakahubo, puti, blind, takbo sa loob. Eh, nagkataon yung driver, Chinese. Yung Chinese, tingin siya ng tingin doon sa babae, nakahubad, nakahubo eh. Dahil hindi niya matingnan ng ganyan, tinitignan niya sa rear mirror, in-adjust niya. Yung babae, nabubisit na. Tingin ko, loko-loko na din. Yung driver, ha? Sabi ng babae. Why? Is it the first time you saw a naked lady? Sabi sa king Tagalog pa, first time mo ba makakita ng nakaubad? Sabi ng Chinese, hindi kita tinitignan dahil nakaubad ka, iniisip ko sa mundi na lang, sa mundi nakalagay yung perang ipambabayad mo sa akin. Hindi niya pala binobosohan. Nag-iisip siya, paano kaya ako bayaran ito? Ano ba? Walang pitaka. Kaya siya tingin ng tingin. Sa negosyo, be like the Chinese. Focus! Don't get distracted! Ano yung iniisip niya? Bayad pa rin. Nakahubo na. Bayad pa rin. Are you with me? Yes! Look at the bigger picture about the business. Kita niyo yung mga benefits niyo. Being your own boss. The capacity. Can you imagine the lifestyle that you can have one day if you have a business of your own and you become your own boss. You have a lot of money. Delayed yung reaction ni nanay. Kanina pa yung joke ko eh. Ha? Gusto niya maging boss. Kala ko gusto maghubo eh. Natututo ba kayo? Yes! Again, understanding is easy, but the real challenge is applying these things. Because the truth is, pag kami test ka na, ang hirap na maging positive. Mas kakainin ka na ng negative pag may test ka na na, you know, di pa kumikita, ang tagal na, yung nag-pay-in sa'yo, di din kumikilos, tinitext mo, nag-reply naman, pero huyo ang reply. Hindi ka pa nakakahanap ng agila mo, puro pipit, tarat, alimaya. Nag-pipayin lang kasi hindi tumutuloy. Sakit ng ulo. Sama yun eh, sama yun sa test mo eh, because ginagawa ka dito ng well-rounded leader. And the only way that you can mold it into being a good leader is through your experience. And most of those experiences are not good experiences. And it's all part of it. Kaya dapat, ang nakikita nyo lang lagi, yung huwag na yung challenge nyo, nakikita nyo ano yung magiging benefit nyo pagdating na kayo. Anything that becomes visible starts with being invisible. Yes. Lahat ng bagay na nakikita nyo visible, invisible muna yan ng una. Halimbawa, sasakyan. Bago naging sasakyan yan, galing muna yan sa idea. Bahay mo, yung magiging bahay mo, galing muna yan sa drawing, galing muna yan sa idea. Kaya marami kayong magiging test, isipin nyo lang para ka lang, you know, may tawag dyan eh. The law of gestation. Pag sabing gestation, time that is necessary, anything can come into form. Sa Tagalog, ang gestation ko, panahon na kailangan bago ang isang bagay ay maging makatotohanan. Halimbawa, ang bata, ang gestation period niya, 9 months. Hindi pwedeng
maaga, pwedeng maaga pero ang tawag ay premature. Hindi rin pwedeng sobra kasi pupupo sa loob yun, magkakaroon ng infection. Yung fern na halaman sa forest, yung fern, 3 months lang tubo na yung fern. Pero ang bamboo, bago tuluyang tumubo, it takes about 5 years. Because they serve different purpose. Pag ikaw ba dinidiligan mo yung bamboo, yung kawayan, at sabi sa'yo ng kapitbahay mo, tagal-tagal mo nang dinidiligan yan, di naman tumutubo, hanggang ganyan lang. Maapektuhan ka ba? Hindi, kasi alam mo 5 years. Ganun din sa aim, pag maraming nagsasabi sa'yo ng tagal-tagal mo nandiyan, hindi nila naiintindihan yung ginagawa natin. Hindi nila naiintindihan yung gestation. Kasi lahat ng bagay, di ba, bago magsimulang tumubo, buto muna eh. Minsan, hindi mo nakikita yung buto, bago magkaroon ng tuluyang tubo yan, umugatin muna yan. Ano ba nauuna? Yung ugat. Pero kung ikaw yung tao, nakikita mo ba yung ugat, tumutubo? Hindi. Invisible yun. Pero na lang kung transparent yung lupa. Ay, tumutubo na siya. Pero mauna muna yung ugat, tama ba? Yes. For me, many people here, my friends, huwag niyong i-judge yung network niyo sa tubong ganito lang, nakita. Because for all you know, may hindi ka nakikitang nade-develop mo na yung network. Tumutubo na sa loob mo yung tamang karakter, yung tamang attitude, tamang program. Tumutubo na sa iyo yung commitment. Yun muna bago yung network. Inuugat na muna ikaw. Bago tumubo. Kaya pag sinabi ng nanay mo, ang tagal-tagal mo na dyan, anak, sabi mo, nanay, inuugat na po. Malapit na. Inuugat na po. Ang daling i-judge na walang nangyayari sa'yo kasi ang judgment, ang gauge mo, ang sukatan mo, pera lang eh. Ang sukatan mo, number of downlines eh. But for all you know, ang hindi mo nakikita, you start to begin to be positive. You start to be a leader. You start to become the master of your emotions. You start to program your mind in a way that can serve you well. You start to have the right mindset. You start removing the viruses inside you. Kaya magugulat ka. Pag matagal ka narito at kinausap ka ng friends mo, maninibago sila sa'yo. Something is different. So sabi nila, may kakaiba sa'yo eh. That they cannot express. Hindi nila ma-identify kung may kakaiba sa'yo. Could be your aura, could be your energy. It could be the way you think, it could be your perspective. Iba ka na magsalita. Iba na language mo. Puro na lumalabas sa'yo, pangarap. Puro lumalabas sa'yo, dreams, goals. Yung mga kaibigan mo, lumalabas, tulpo. Nadine. Yung mga ganon. Ikaw, iba na. Iba na yung energy mo. Are you with me? Yes! Kaya mga kaibigan, it is important na pag may mga test kayo, ang pinakamagandang weapon, pinakamagandang armas para malagpasan nyo ang mga test na ito, yung good learning attitude, commitment, belief, at saka being positive. With these 4, I'm sure you will be very, very ready one day. It's just a matter of application. Now, let's go to skills. Skill set. Ito yung i-develop nyo para po gumaling kayo bilang networker. Ulitin ko. One of the highest paid professionals in the whole world are network marketers. Yes. We even make more money than doctors, katulad ng sinabi ko, but we don't have to spend the time, the money as doctors do. And you have the chance being ordinary, common people to excel in your community. Gusto ko lang maintindihan niyo po kung ano yung flowchart ng networking para po
alam nyo kung paano nyo aatakihin ang pangarap ninyo. When I say aatakihin, paano nyo kukunin? Oh, ganito lang po yan. Lahat ng result na gusto nyo makuha dito, ano ba yung mga result na gusto nyo makuha? Pera, kotse, bahay, basta, yumaman, mag-enjoy sa buhay, maging boss, magkaroon ng maganda result, tama ba? Yes. Oh. Sa networking, mangyayari lang to, itong result na to, mangyayari lang, makukuha mo lang, pag malaki na kinikita mo. Tama ba? Kasi ang pambilin mo nung gusto mong result, gusto mong bahay, kotse, damit, financial freedom, money. Saan manggagaling yung kita nyo? Sa tingin nyo, saan manggagaling ang income nyo sa network? Ah, sa business na ganito. Kunwari, sa restaurant business, saan ba manggagaling yung kita ng restaurant? Di ba sa sales? Tama ba? Yung sales, saan galing? Yung beta, saan galing? Sa menu, sa pagkain. Kasi pag kayong pagkain, may, syempre, may customer, kumain sa restaurant, kinain yung pagkain, magbabayad yun. Yung bayad, doon galing ang kita. O, di parang ganito rin, yung result na gusto makuha, yung pera, may pinanggagalingan to. Saan galing to? E di sa sales din. Saan sales? Galing sa network. Diyan galing ang komisyon eh. Yung network, idodrawing ko triangle. Drawing lang naman. Kasi pag dinodrawing natin yung bilog-bilog, triangle eh. Madali lang intindihin to. Mas malaki network mo, malaki kita mo. Dali. Malaki network, malaki kita. Maliit na network, malaki kita. Walang network, walang kita. Kaya pag tinatanong ako, sir, wala pa akong kinikita. May network ka ba? Yun lang. So para kumita, ang i-build mo, yan tawag sa atin, builders. I-build mo itong network. Don't focus too much on the result. Focus on the process. Sabi mo process. Process. Itong pinapakita ko sa inyo, process to it. Build your network to create money for the result. Don't focus too much on the result. Focus instead on the process. So, paano mag-build? Ang word na pinaka-importante sa pag-build ng network, yung tinatawag nating activity. Kailangan meron kayong business activity. Meron kayong ginagawa. Yung building stage, dapat meron kayong building activity. Ang tawag namin dyan, business activity. Understanding is easy, but applying this is a challenge. Kasi kailangan, pag in-apply mo na to, marami kang activity. More activity, mataas ang activity rate mo, you create your result. Are we clear? Yes. So, pataasin mo tong activity mo, pag tumaas tong activity rate mo, ibig sabihin, mas makaka-build ka ng mas mabilis na panahon for the network. Ang tanong, sir, ano yung mga activity na yan? Ito yan. To build the network, ito mga activity na kailangan niya. Prospecting. Naghahanap ng prospect. Naghahanap ng mare-recruit. Iba pa to sa recruiting, ha? Pag sabi prospecting, naghahanap ka pa lang. Tapos, recruiting. Nire-recruit mo na sa business. Normally, ang tawag sa recruiting, ano? Invite. Inviting, di ba? Recruiting or ini-invite mo siya para makita yung opportunity natin. Ini-invite mo siya for saan? Sa presentation. Oh, kaya ang tawag natin sa presentation natin ano? Opportunity plan presentation. Paano niya makikita yung opportunity plan presentation? Ano ang paraan para makapag-present? Pwede mong dalhin dito sa seminar. Ano tawag? Centering. Dinadala mo sa mga center, sa branches, sa BCO. Ano pa? One-on-one. Huwag ko na tawagin one-on-one. Table presentation. Pag sabi table presentation, parang one-on-one to, seminar, one-on-one presentation,
over a cup of coffee, cup of iced tea, pupunta kayo sa Jollibee, doon kayo magpupwentuhan, pupunta kayo sa Coffee Bean, Starbucks, table presentation yan. Ano pa? Home party. Mag-organize ka ng seminar sa garahe nyo, mag-iimbita ka ng mga kapitbahay, pupunta doon yung upline mo para i-present yung business ng AIM Global. Magpa-product demo siya at saka mag-OOPP siya. Kung seryoso ka at merong lugar sa bahay ninyo para mag-home party, dapat nagpapa-home party kayo. Bakit? Yung kapitbahay mo na sampu, mas madaling papuntahin sa garahe nyo yan o sa sala nyo kesa dalhin dito sa Ortigas yung sampu. Tama ba? Mare, punta ka naman sa bahay this coming Saturday. May konting business orientation kasi may pinasok akong negosyo, meron akong business partner, ang laki ng earning potential, ang laki ng pagkakataon natin kumita. Itong business partner ko to, in-invite ko para mag-present, para makita natin mga kapitbahay natin. Imbis na kayo ang invitein ko sa office namin sa Ortigas, pinapunta ko na lang dito yung coach ko, yung mentor ko, yung professor ko. Punta ka naman sa Saturday. Meron tayong mga, siguro, may invita akong sampo, at saka meron tayong konting salo-salo. May konting merienda. Lakasan mo yung word na merienda. Kasi ang tao, madaling sumama pag may merienda. Pag nagpa-merienda kayo, one solid, one liquid para hindi magastos. Huwag yung merienda na parang piyesta. Kasi mamaya niyan, yung iba, pag nagpa-home party, may spaghetti, may sandwich, may pancit, may menudo. Hindi pa kayo nagsisimula, lugi na kayo. One solid, one liquid. Tubig na may yelo. Tubig na may yelo. One solid. Sumita kayo. Mga sampo, pupunta doon yung apply nyo para mag-present. Are we clear? Yes. Pag may interesado doon, magpe-pay-in, tama? Yes. Dadali nyo dito sa office para makita to, para makatay ng seminar. Siya na nagpunta dito sa office, pwede nyo rin siyang encourage. Mare, ikaw din, pwede ka magpa-home party sa lugar mo, mag-imbita ka ng limang kamag-anak hanggang sampu. I-imbitan ko yung upline natin. In other words, yung home party na nga, anak. Guess nyo ako? Yes. Alam ko yan kasi dyan lumaki network ko nung araw. Nung ako'y nag-networking, hindi ako masyadong lumaki sa pagdadala ng seminar dito. Ay, ng pagdadala ng tao sa seminar. Mas lumaki ako sa dalawang to. Home party ako ng home party. OPP ako, one-on-one ako ng one-on-one ng one-on-one. Yung napapawanan-wan ko, pag pag-aaralan niya na yung business, pupunta siya rito para makita niya yung bigger picture. Pag nagustuhan niya na, mag-i-invite siya na ipapawanan-wan sa akin. So, lagi ako nag-wanan-wan sa galeria, sa Green Hills, lagi ako nag-home party. Yung nakukuha ko dito, yung nagiging interesado dito, yun ang sinisentering namin. I guess, no? Malalaman mo lang to pag ginagawa mo siya. Hindi mo malalaman ito sinasabi ko pag di nyo ginagawa. Clear? Yes. Tapos, meron ding online presentation. Nung panahon namin, wala pa masyadong online kasi wala namang social media pa. So, dito ako sa tatlong to nagko-concentrate. O, sa nagsimula, prospecting. Yung prospect mo, re-recruitin mo. Yung prick ma-re-recruit mo, depende kung saan dito babagsak. Halimbawa, recruit mo, professional, hindi na pinapatin ng one-on-one yan. Ay, ng centering yan. Wina one-on-one na po yan. Wala rin first time, professional, hindi ko pinapatin dito yan. Coffee kami, doon ko pinipresent o kaya ng upline ko. Pag mga professional, big fish, mga supervisor, negosyante, alam niyo na, mga boss, hindi nyo napapatinin dito. Mga negosyante, papatinin mo dito. 1 million! Ay, mag-walk out yun. Yung speaker, yayabangan. Yumaman po ako dito. May bago akong kotse. Mas mayaman pa yung dala mo. Ma-offend. Tama ba? May pinipili. Gets nyo ako? Yes. Uulitin ko. Hindi nyo malalaman ko pag hindi nyo dito. Yung professional, nung hindi pa ako marunong, ganito yan. Pag hindi ka pa marunong, hindi ikaw ang gagawa nito, yung upline mo. Eh, yung bang upline ng, yung upline ko bago din, sir, eh. Wag siya, yung upline niya pa. Eh, yung bago din yun, eh. Yung upline pa.
Eh, wala eh. Tanggang ano eh. Si Doc Ed na. Gansyo ko. Hanap kayo ng marunong. Clear? Yes. Masabihin ko sa inyo yung mga advantages ng bawat isa. Ha? Sa centering, magandang magdala kasi empowering yung environment. Maganda magdala ng office mate, kababata, kapitbahay. Pero maximum na pwede mong dalhin sa center na quality, hindi ka makakapagdala ng 10 tao na lahat personally invite. Ang hirap nun. In my experience, maximum na nadala ko sa center, 5. Paano ko nadala? Nung nagsisimula ako sa networking, tinawagan ako ng mga barkada ko na walang mga trabaho. Sabi sa akin, Georgian, may trabaho ka na ba? Oo, kayo. Wala pa eh. Baka may alam ka naman. Sabi ko, sige, kita tayo bukas sa Green Hills. Eh, yung Green Hills ang office ng First Networking ko. Buwan, nakita-kita kami, mga nakatapin, tas may dalang envelope, biodata. Akala, trabaho. Nadala ko sa center. Pag first time mo dadalhin sa center, ganito yan, lalo na pag OBP. At yung nakita mong prospect mo, medyo quality, medyo positive, o kaya open-minded, o kaya yung mga tipo. Kilala naman natin yung mga kaibigan, office mates, or kakilala natin na open-minded, tama ba? Pag may dinala kayong first time dito, make sure maaga kayo. Huwag yung dadalhin sa likod. Kasi pag sa likod yung pinatupo, hindi makukumbinsa yun. Dahil iba ang message from stage hanggang sa likod. Lalo na pagdating sa OPP. May technique yan. Kung dadala kayo ng OPP, dito, pauupuin nyo, dapat magmula harap hanggang gitna. Clear? Pagbandang likod, maingay sa likod, dahil nagtitake. So, nung nadala mo pa, chismoso, nakikig. Clear? Dami sa likod. Taka sa likod, ang bilis pong tumayo sa likod. Hindi katulad nung nasa harap, mahiyang tumayo. Hindi pa, ako nung araw, meron akong prospect. Oh, sabi sa akin, bro, umapalakpak pa. Dala ako sa entering, kaibigan ko, kaklase ko. Pag may magandang nasasabi yung speaker, pumapalakpak pa yung prospect ko. Maya-maya, nung nagbura yung speaker, tumalikod, gumanyan. Sabi sa akin, bro, saan ba sila? Sabi ko sa labas, kumaliwa ka sila. Lumabas. Hanggang ngayon po, hindi na bumalik. 23 years ago. Yes, no? So, yun yung mga dadalhin nyo sa center. Pag may dadalhin kayong big fish, tawag namin ng mga appliance ko dyan ng grupo ko, big fish, negosyante, professional, doktor, dentista, lawyers, medyo boss, supervisor nyo, hindi na pinauupo dito yan. Coffee. Clear? Yes. Kung hindi ka marunong, ikaw ang taga-set ng appointment, apply mo ang mag-8%. Boss, baka naman na pwede ko ipakita sa yung ginagawa ko sideline ngayon. May time ka ba this coming Friday, 5 p.m? Diyan lang sa may maklo, pakausap kita doon sa business partner. Pawagan mo na kagad si upline. Upline, free ka ba ng 5 p.m? Kasi imbitahin ko sana yung boss ko eh. So tanungin mo muna availability ng upline mo bago mo imbitahin yung boss mo. Clear? Yes. Yun yung table presentation. Ano pa yung tinitable presentation? Pinipresentan yung mga dadalhin mo dito na hindi nasimulan ang seminar. Pag nadala nyo dito pero late na kayo, i-one-on-one nyo na po. Kasi dadalhin nyo dito, closing na, sayang din. I-one-on-one nyo na. Clear? Yes. May pinsan kang pilosopo, huwag mo ipaupo sa center. Huwag mo paupuin sa seminar. Ipa-one-on-one mo sa upline mo. Kasi sa upline mo, mahiya yan. Pag pinsan mo pilosopo, babarahin ka lang. Pero pag sa iba mo pinakausap, oh nga po, ipopo. Pero pag ikaw, inuuna na lang tayo pinsan kung ano-ano sila. Pangarap-pangarap ka dyan, ang baduy mo. Pero pag ibang tao, upline mo, tas yung upline mo, formal, sabihin nun, oh nga po, opo. Ganda po. May po pa, ang ganda eh. Gets niya ako? Yes. Again, hindi nyo malalaman to pag hindi nyo. Ang home party, magandang gawin ko on weekends, tapos alam nyo marami kayong kapitbahay, na instead of you bringing them here, which is number one, very costly, number two, hindi mo ma-arrange yung schedule ng sabay-sabay, logistically. Mag-set ka na lang sa bahay mo, one Saturday afternoon o kaya one Sunday,
mag-imbita ka na. Pero hindi ka mag-iimbita ng Sunday mismo. Days before Saturday and Sunday, nag-i-invite ka na. Get niyo ako? Yes. Hindi yung, kunwari, Sunday ang home party mo, Sunday ka rin mag-i-invite. Hindi ganun. Pag may Saturday or Sunday kang gagawin sa bahay niyo, kasi may sala kayo na maluwag, may garahe kayo na maluwag, alam niyo, even me, nung nag-i-start ako, may downline ako, sa sobrang bilip ko sa home party, kung gano'ng ka-powerful, kahit po wala silang sala, wala silang garahe, nag-home party kami. Alam niyo kung saan? Sa ilalim ng puno. Nagdadala lang ako ng Manila paper. Nasabit ko sa puno na mayroong solid sa likod. Tapos. So mag-imbita kayo, minimum 10. Dala nyo, may konting snacks. Pupunta dun yung apply nyo mag-discuss. Yung makukuha nyong interesado sa home party at saka sa one-on-one, that's the time na pupunta sila sa office. At least pag umaten sila ng OPP, second timer na sila, mas maiintindihan nila yung OPP natin. Are we clear? Yes! Ako to ha, ako. Panahon ko, lumaki ako sa table presentation tsaka sa home party. Ulitin ko, yung mga nakukuha ko dito, yun ang pinupunta ko sa center para mag-OPP, mag-NDO, at tsaka mag-training. Ngayon, pag na-empower na sila, sila naman ang papa-one-on-one sa akin, sila naman ang papa-home party. As time went by, lahat ng downlines ko natututong mag-talk ng OPP kasi yung demand for presentation lumalaki. Pag center lang kayo ng center, hindi madidevelop yung public speaking kasi nakadepend ka lagi dun sa speaker. Clear? Yes. Ang powerful ng one-on-one kasi very personal, yung energy very, very close. Tsaka pag may tanong siya, on the spot nasasagot mo. Tsaka yung conviction mo at tsaka convincing power mo, mas mataas. Kesa sa centering. Clear ba yun? Yes! Pag may napresenta na kayo, anong next activity? Kunwari, may nadala kayo, may napresentan kayo, may na-home party kayo, ang next activity dyan, dapat nakapollow up. Ano yung nakapollow up? Nakakausap nyo, natatanong nyo, natetext nyo, pinakamagandang follow up, napapabalik nyo dito sa office. Kasi kahit interesado, pero hindi nyo na-follow up, lalamig po yan. Tapos na nakausap ng negative, hindi na mag-join yan. Lalo na yung mga nakausap nyo, anumang presentation dyan, yung nagpakita ng intention na gusto niyang bumili ng global pack, yun ang mga pina-follow up na mabuti. Clear? Yes. Pag nakapunta dito sa office, yung na-table nyo, yung na-home party nyo, make sure i-ABC nyo sila. Ano yung ABC, sir? A, advisors. Sino tong advisors? Lahat ng may resulta na uplines ninyo, na crosslines ninyo. Hindi lang tao ang advisor. Itong office ang tawag dito, advisor to. Anything or anyone that can practically convince your prospect are called advisors. A, advisor. B, ikaw yan, bridge. Ikaw ang tulay. Yung dala mo ang tawag customer o kaya kliyente. Kaya ang tawag dyan, C. Yung nakuha mo sa OPP mo sa one-on-one, nakuha mo sa home party, pag nadala mo sa office, ipakilala mo sa may mga resulta para lalong mabaliw. Ano tawag dyan? Gumagamit ka ng resulta ng ibang tao kasi ikaw, wala ka pang resulta. Ay, naku, friend, ito nga pala. Mr. Joseph Lim. Number one male networker all over the world. Siya ang number one distributor namin dito sa AIM Global. Kumikita ng more than 2 million a month. Ang dami nang nagawang milyonaryo nito. Ab Joseph, first timer ko nga pala. Kakamay ni Joseph yun. Welcome po. Sana po, subukan niyo yung negosyo. Eh, paano kung hindi available si Joseph? Nakita mo lang, naglalakad. Ituro mo lang! Pag magaling kang bridge, magaling ka dapat dito. Pards, ayun! Lalakad na yun, millionaire yun, bro. Marunong ka dapat mag-build up ng may mga resulta. Ang tawag doon, you're being a good bridge. So sa lahat ng mga sabi sa akin na, sir, ang hirap mag-convince eh. Wala pa ako resulta. Hindi totoo yan. Gumamit kayo ng resulta ng ibang tao. Magkwento kayo. Diyan sa baba, maraming colorum. Bili kayo ng clear book. May mga result para ipakita nyo sa mga prospect nyo. Pero yung colorum na yan, magbabago yan next month.
pa si 89999. Are we clear? Yes. So dapat marunong kayong gumamit ng resulta ng ibang tao for you to be able to convince your prospects. Maliwanag po ba? Yes. Itong tinuturo ko sa inyo step by step, gagawin nyo lang. And if you do this frequently, hindi mo na kailangan i-memorize. Second nature mo na siya. Natural na sa'yo. Ano pa yung skills na dapat magaling ka? Magaling kang mag-answer ng questions and objections. Mahal eh. O dapat may sagot ka pag sinabing mahal. Pag sinabing mahal, anong sagot? Pag sinabing mahal, bro, hindi mahal kasi kung kalusugan naman ang pinag-uusapan, mas mahal magpa-dialysis pagdating ng panahon kaysa minom ng C24/7. Yes. Marunong ka dapat sumagot. Marunong ka mag-defend. Ay, networking, pyramiding yan eh. Bro, hindi. Alam mo, 13 years na kami. Tingnan mo nga ito, oh. Oh. Philippine Arena. Kung lokohan to, 55,000 na, loko namin. Gets nyo? Dapat marunong kayong sumagot. Wala akong pera eh. Okay lang kung wala kang pera. Ang problema, yung wala ka ng pera, wala ka pang paraan. Bro, gawa mo ng paraan. Kasi ito, pag ginawa mo ng paraan, ginagawa mo ng paraan ng pangarap mo. Yeah. Mga ganun style. Alam mo, matututo ka sa objection. Kaya ako, alam mo, sa totoo lang, ha? Ang gusto kong prospect, yung may tanong. Yung medyo negative. Ang ayaw kong prospect, yung positive sa una. Yan na yung hindi bumabalik. Ang ganda nito, bro. Okay ko. Join ako. Next week, wala na. Yung may iingay. Ang gusto kong prospect, yung nakatingin lang sa'yo. Tapos pag may tinanong ka, eh, parang ano ito eh. Hindi kaya huli na ako. Mga ganong tanong. Kasi pagka may tanong ang prospect, ibig sabihin, pinroses niya yung seminar. Pangalawa, gusto niyang mag-join, kaya lang meron siyang pag-aalangan. Itanggalin mo yung pag-aalangan niya, di mapapa-join mo. Ang ayoko sa lahat ng prospect, walang reaction. Yung pag tinanong mo, okay ba? Anong masasabi mo? Babalik ka ba? Nakatitig lang sa'yo, parang tarsier, yan ang mga mahirap. Kaya dapat alam nyo sa totoo lang. Ako ah, experience ko, siguro yung mga ibang appliance dito. Di ba masarap na prospect yung mga nagtatanong? Yes. Yung medyo negative. Yes. Tsaka ito maganda. Pag negative na pa-join nyo, napakahirap mag-quit. Yung mga negative, nag-join, nako pag yan nag-active, hindi basta-basta mag-quit. Kasi siya negative dati, kaya niya labanan yung mga negative. Ang mabilis mag-join, ay naku, yung positive. Yung nag-join na agad, kasi alam mo kung bakit, ang irony ganito. Yung positive agad, pag nag-join, they expect na lahat ng makakausap nila, positive din. So when they encounter negative, na panghihinaan, nagpupuit. Hindi katulad nung negative, mapag-join, may makausap pang negative, ayos lang, ganyan din naman ako dati, nakakarma lang ako. Ayos lang, karma ko lang to. Ayos lang, karma ko lang to. Guess nyo ako? Yes. Kaya minsan, it is easier for the positive prospects to quit than the negative ones. Kaya alam mo, isa sa mga pinakamagaling na skills na dapat meron kayo, answering objections. For the next 6 months to 1 year, dyan lang iikot ang activity. Hindi mangananak to from presentation onwards. I'm sorry. From presentation downwards, hindi yan mag-evolve to presentation, follow-up, ABC, answering. Hindi yan lalabas kung wala itong dalawang to. Kasi mapapansin nyo itong presentation pababa, galing lang yan dito eh. Kaya kung wala kayong ganito lagi, wala rin ito. Kung wala kayong ito lagi, ano tawag ko dito? Activity to build. Pag wala kayong activity to build, walang network, walang money, walang resulta. Pag walang resulta, quit na. You are prone to quit when you don't have any result. Tulungan nyo yung sarili. So anong sikreto, if you will ask me? Activity. Now, saan pumapasok yung skill set dito? Pag paulit-ulit nyong ginagawa ito, gumagaling.
Gumagaling kayo. Gumagaling kayo. Gumagaling kayo. Ang pinakamabilis nyo dapat matutunan paano mag-present. Kasi pag natuto kayo mag-present, yung mga downlines nyo, matututo din mag-present. Can you imagine if all your downlines nag-present, ang daming bibig na nag-OPP sa buong grupo nyo? Pero hindi po magsisimula yung presentation ng downlines nyo kung hindi nila nakikita muna sila. So they should see it from you. Kaya ako, dun ako bumilis eh. Nung natuto po ako mag-OPP, dun nag-take off ang network. So if you want to become successful here, master the skills. You can only master the skills by practice. Lagi niyong gawin, lagi niyong i-practice. Lagi kayong mag-prospecting, lagi kayong mag-recruit. Pag may hindi naniwala, okay lang. Sabi mo sa sarili mo na pag-practicean ko naman siya. Kasi as time goes by, hindi niyo namamalayan. Pagaling kayo ng pagaling ng pagaling. And then one day, pa isa-isang nagdadagdagan to. Ang picture niya, ganito eh. Ikaw to, may na-one-on-one ka, isa. One-on-one ka ulit. Nag-centering ka ulit. Pa isa-isa lang ang dagdag sa network mo. Pa isa-isa lang. Pa isa-isa, yung nakuha mo, kumuha, yung leader mo, marunong na rin mag-OPP. Paisa ng paisa ng paisa ng paisa, before you know it, ang laki-laki na, libo-libo na, magiging downline mo pagdating ng panahon. Paisa-isa lang. Paisa-isa. Ang success, huwag niyong i-picture na napakalaking. Don't perceive success as one giant step. Success is measured in inches, not miles. Sinusukat at gagumpay ng maliliit na bagay lang. Small but repeated attempt. Small but repeated. Small but repeated will complete any undertaking. Paulit-ulit ng OPP lang. OPP ulit. OPP ulit. Follow up. OPP. One-on-one. Centering. Home party. Every day, paulit-ulit lang. How do you eat a big lechon? One bite at a time? Unti-unti. Batok muna. Batok. Balat mo. Tapos pata. Pata. Bukas, paksiw na. After 1 week na paksiwan, ubus na. Ang success sa inyong global, maliliit lang. OPP na yan. OPP na yan. OPP ulit. Bukas ulit. Bukas ulit. Bukas ulit. Bukas ulit. One at a time. One at a time. Before you know it, millionaire ka na. Yes! Huwag mo isipin na may giant step kayong kailangan gawin. Hindi ganun to. Small but repeated attempt. Paunti-unti lang. Pero consistent. Paunti-unti pero consistent. Pag ginawa niyo yan, lahat kayong mga nandito, a-awardin namin ng Millionaire Circle pagdating ng panahon. Last announcement, this coming February 9, SENG Awards Night natin sa Araneta Coliseum. Lahat po ng bagong SE, lahat ng bagong GE, a-awardan namin kayo. And more importantly, makakita kayo ng bonggang-bonggang mga bonus kasi profit sharing check natin this coming February 9. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless all and more power to In Global. Thank you!